akin, sa akin, sa akin, sa akin. Yan. Okay na ba itsura ko? Game na? Game na ba? Okay. Welcome to Goodwill Resort, your last resort. Isa kaming health and wellness resort na open sa lahat ng mga nangangailangan ng kalinga at pahinga. Siyempre, kumpleto din kami ng mga facilities dito tulad ng pool, recreation area, at siyempre, hindi mawawala ang view. Yan. At ito naman ang aming masisipag na staff na si Ate Clara! Sara, live pa yan? Oo, mag-guide ka. Marami akong fans yan. Hi! Hi! Hello, people of the Philippines! At ito naman ang aking tatay na si Ma'am Pepe! Ay, anak! Ay, tatay, marami akong viewers! Ay, hi, fans! At ito naman ang aming punong abala dito sa Goodwill Resort. Introducing Mars ko, Mars mo, Mars nating lahat, si Mama Mars! Ay, ano ba yan? Mamaya na lang yan. Ah, Mama Mars, vlog po yun. Basta ng mountain, so may kita mo pantay o hindi. Pero mamaya na lang, tapusin lang namin to, ha? Oh, sige, sige. Kora! Ano ba kailangan dyan, Tay? Umatras ka pa ng konti, Kora, para mapansin. Kasi para pantay. Para makita mo atras ka, tingin mo pantay ba hindi? Pantay! Umatras ka pa para makita mo pantay. Sorry, babe. Nagising ba kita? Ano ba yung pinapanood mo? Itong viral video tungkol sa isang resort. Ano yung epic feel yung mga tao dito? Ewan ko ba bakit naisip pa nilang magpa-resort? And speaking of resort, kailan ba tayo magbabakasyon, babe? Yes, babe. Gusto ko dito, sa resort na to. After my gig. Send ko lang sa'yo yung link, ha, para sa travel goals natin. Babe, good morning! I have something for you. Noid? Ano ibig sabihin nito? Sino itong babaeng to? Babe, I can explain. Hindi ko kilala to. I swear! Vanessa, sabi mo sa kanya. Hindi mo kilala, pero tinatawag mo ba yung first name? Napakasimbal! I swear! Hindi ko alam, pagising ko, hindi ko alam ba't andito na lang ako! Ewan ko ba sa'yo? Break na tayo! Faye! Faye, wait! I think you need this. Vanessa, I'm sorry. Sorry mo sa mukha mo? Faye! Vanessa! Wait! Babe! 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 Agenda ang magandang
Gusto mo yung autograph ko? Tago mo yun, ha? Lloyd! 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 Uy! Harry! Harry! Nakita mo ba si Faye? Ah, oo. Oo. Pero kaalis lang eh. Ah, ganun ba? Sige, pupunta ko muna sa opisina, ha? Uy! Teka. Sandali lang. Hinahanap talaga kasi kita. May papapirma sa alak sa'yo. Kailangan ko yung signature mo. Pati ba naman ikaw? Gusto mo na autograph ko? Hindi. Lloyd, hindi autograph. Ano to? Music contract nyo to. Contract? Mm-mm. Ah, ganun ba? Eh, ba't wala man lang pa contract sa'yo? Hindi ko pa backdrop. Alam mo, huwag mo naiintindihin yung mga ganun kaartihan lang ng ibang mga producer yun. For formality lang yun. Eh, ito na mismo yun. Ganun ba? Kung tagal ko na sa music industry. Oo nga eh. Oh, sige. Tama mo na. Talaga? Parang astig to ah. Saan ko pipirmahan? Ay, dito na siguro sa likuran ko. So, ibig sabihin ba nito eh, magko-concert tour na tayo? Oo. Tuloy na yung face-to-face na music festival. Ah, ganun ba? Mm-hmm. At saka, alam mo, kayo ang main event to. Ha? Astig! Ari! Tutupad na yung pangarap ko maging rockstar! Ako, hindi ko hindi dahil sa'yo talaga. Oh, salamat, ha? Pre, ano yan? Sipo. Ah, ano yan? Producer natin yung producer. Ah, kumbaga, parang sponsor, gano'n. Hello po! Eh, pakitago na lang tong autograph ko, ha? Kasi balang araw, magiging collector's item yan. Harry, pagsikat na ako, nang dahil sa inyo. Okay. Harry, talaga, I love you! Mwah! Ha? Bless na ako, ha? Oo, no, pare. Ingat ka, star. Rockstar! Rockstar! Ingat, Lloyd! Yael! Bakit ako ba si Vare? Basta si Faye? Gusto ang patawad. Anong oras na? Late ka na naman eh. Ano late? Ang aga ko kaya? Maaga? Maaga para sa night shift, pero day shift ka, remember? Kinuha tuloy ng teammates mo yung load mo. Huwag naman akong sigawan kasi... akong migraine eh. Migraine? Ako yung nagkaka-migraine sa'yo eh. Hindi mo ba alam? Nakakailang... memo ka na sa akin eh. Enough para si Santing ka. Enough to get you fired. Eddie, I quit! Can't quit because you're fired. At sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka makakakuha na recommendation sa akin. Eh, hindi ko naman kailangan ng recommendation mo. Dahil kakasign ko lang sa music contract ko. So, matutupad na pangarap ko bilang isang rockstar pagkatapos ng face-to-face gig ko. So, I don't need you. Bye. Ano face-to-face yung pinagsasabi nito? Klase ba yun? Lloyd! Oh! Napatawag ka! Ari! Bro! Well, I just wanted to say na I'm officially free. Nag-resign ako dun sa kaburingan na trabaho na meron ako. Eh, ito na yung pagkakataon para matupad ko na yung pangarap ko bilang isang rockstar. Teka! Ba't ka nag-resign? Anyway, well... Okay lang yan. Sigurado naman ako na... Magiging sikat na sikat ka pagkatapos lahat ng nangyayari bukas. Talaga akong nagkamali sa pag-PD sa'yo. Iba ka talaga. Harry, ano palang detalye dun sa face-to-face music festival tomorrow? Paging all passengers, flight 3 bound for Seoul, Korea is now boarding. Nasa airport ka, Harry? Ha? Huh? Airport? Di. Wala. Ano yun? Receptionist yun. Receptionist.
Nandito kasi ako dun sa opisina ng producer natin, ibibigay ko yung music contract. Ba't parang may narinig akong now boarding? Elevator yon, elevator. Tinatawag talaga dito para sumakay sa elevator. Ang social, no? Hari, tinatawag ka na. Gate 17 daw. Hindi. Flight 17. Mali, kasi maraming elevator dito. Sobrang big time talaga nung producer natin. So, maraming elevator. Doon daw sasakay sa abilang gate ng elevator. Ganun ba? Ako, nakaka-excite naman yan. Hari, pwede bang pumunta dyan? Para makita ko man lang yan, may experience ko. Wag na, Lloyd. Relax ka lang dyan. Ako sa'yo, magre-relax muna ako. Dahil sigurado ako, maraming mangyayari sa'yo niya at marami kang kakaharapin bukas. Oo, sa bagay. Alam mo naman, kailangan ko mag- vocalize tomorrow. Ba? Naku, malaki utang na labog sa'yo. Hari! Naku, tol, maraming salamat, ha? Sige, wala yun, bro. Tsaka... Sorry, ha? Sorry? Hello? Hari? Hello? Lodilos! Julius! 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 Touch! Go naman! Ang galing pa rin, Lodi Lloyd! Yo! Huwag kang bibitaw! Araw ay lilitaw! Hawa ka ng aking kamay! Sabay tayo maglalakbay! Hanggang mamaya na. Tapos na, trabaho mo. Nag-resign ako eh. Uy! Talaga? Astig! Buti ka pa. Ako sa totoong buhay, hindi ko kayang gawin yan eh. Yung iwan lahat para sa pangarap. Julius, huwag ka mag-alala. Dahil bukas pagkatapos ng Fest-to-Fest Music Festival, mag-iiba lahat ng ito. Ha? Bukas na yon? Oo, bukas na. Talaga, astig! Paano ba eh? Dinakraka na. Ayan. Paano yung delivery mo? Ay, teka lang. Oy, boss. Ito kay Miss Valdez to sa 32nd floor. Huwag mo nga alugin, ha? Sensitive yan. Pababayin mo sa dito, kunin na yan. Okay? Yun na pala eh. Oo, yan na. Bahala. Ano ba lang? Ano? Baka matauhan. Teka na! Sumasagot to si Ari. Mamaya ka na, Sarah. Lodi Lodi! Julius! Rakna ka na! Ray! Donny! Rock and roll! Maso Lloyd! Ba't naman ganyan mukha ninyo? Para kayo ng bulok na abukado. Hindi pa nga sasama to si Donny at Ray kung hindi ko pa hinatak. Paano, Lloyd? Pinilit niya kami mag-leave sa trabaho namin para lang sa bigla ang gig na to na walang TF. Ayun naman, oh. Dapat nga maging masaya tayo lahat, eh. Kasi ito yung first ever gig natin sa Fest-to-Fest, sa Music Fest, as a rockstars, as a band! Di ba? Yeah. Oh. Paano ko naman makasisigurado dyan sa Fest-to-Fest na yan, eh? Hindi nga namin narinig yan. Alam mo, Ray, hindi ako maglalabas ng pera ko para sa kontrata natin kung hindi ako ganun kasigurado. Pera natin. Oh, sige, pera natin. Pero para naman to sa pangarap natin, di ba? Na maging rockstars? Banda tayo! Ano, kaya? Julius? Rock-rockan na! Pakasakay na lang yung gamit, ha? Sige, Lodi! Stay down. Tawagan ko lang si Ari. Ba't kaya't diretso tong si Ari kanina pa? Kamalit tayo. Julius! Oh, Lodi! Ano? Baka malit tayo eh. Kung dalawa, di tumutulong eh. Oo nga eh. Kaya, dapat na maging masaya sila kasi... Sisikat na tayo ng banda natin. Ay, bahala dyan. Yeah.
Pasa Lloyd! Welcome to Fest to Fest Music Fest. Julius, tama ba itong venue na pinuntahan natin? Oo naman. Eh kung ganun, asan yung mga tao? Asan yung stage? Asan yung fest-to-fest music fest? Pambira naman itong music fest mo. Wala naman tao. Hindi, ang alam ko, inaayos na producers natin yun eh. Tsaka ni Harry. Ando pa nga ako, binirmahan ko eh. Oo. Eh, asan ba si Harry ngayon? Oo nga eh, dapat andito rin siya eh. Pero tinatawagan ko cannot be rich eh. Sabi ko na nga ba, pinahamak tayo ng lintik na Harry na yan. Dapat di ka niniwala sa Harry na yun eh. Mr. Lloyd Patawad? Yes? Kami yung food sponsor para sa festival nyo. And sabi ni Sir Harry, lapitan daw namin kayo dito sa venue. Sandali ah. I can explain. Sir, dito ba yung venue natin? Saka, saan po dito yung stall namin? Oo nga. Nasa yung music festival? Nasaan yung mga tao? I can explain. Julius, start mo na yung makina. Sandali ah. Tatawagan ko lang si Harry para itatanong ko kung saan yung mga pwesto ninyo. For the meantime, eto pala yung mga bandmates ko. Si Donnie, tsaka si Ray. Kausapin niyo muna, saglit. Tatawagan ko lang si Harry, ha? Si Sir, Harry. Tanong niyo muna. Yan, sandali lang. Sandali lang. Kukunin ko lang din yung gitara ko. Sila. Pare. Uy! Saan pupunta? Ganun ba? Sige, salamat na lang, Karin, ha. Uy! Ano yun? Ba't mo kumini yun sa ere? Dito lang namin alam kung anong sasabihin namin sa mga galit na sponsors nung nangyari sa music fest natin. Tol, asensya na kayo kanina. Tinawagan ko si Karen eh, yung kapatid ni Harry. Sabi niya, nag-upload na daw to. Dami kasing inutangan, kaya hinahunting siya. Ha? Ano? Anong gagawin natin yan? Kasalanan mo to! Relax ka lang. Hindi lang kayo biktima eh. Pati naman ako eh, lahat naman tayo dito biktima eh. Bida-bida ka rin kasi. Nakapangalan na nga sa itong banda na to. Tapos iiwan mo lang pala kami. Mga pre, easy lang. Kalma lang. Huwag niyo naman sisihin si Lloyd. Ginawa lang naman niya to para sa pangarap niyo maging rockstars. Mabuti pa. Tigilan natin tong kahibangan na to. Total, iniwan niyo naman kami kanina eh. Mabuti na to. Kasi we think you need space to handle this. Ray, Tony, pasa Lloyd. Kung kailangan niya ng space, sana nag-astronaut na siya! Huwag gumagalaw. Kain ka muna. Hindi na lang kita pagkain. O di... Kain ka muna. Nga pala. Nakausap ko si Donnie at Ray. Willing naman daw sila makipagbate basta may sosoli natin yung binigay nilang pera. Masama ba yung
Gusto ko lang naman ito pa rin yung mga pangarap ko eh. Hindi naman, Lodi. Believe nga ako sa'yo eh. Kasi lahat tayo pwedeng mangarap, pero konti lang sa atin yung kayang habulin to, parang ikaw. Pero bakit? Parang lahat ng ginagawa ko, mali. Kasi, nabiktima lang tayo ng mapagsamantalang tao. Pero dapat may lakas tayo ng loob para harapin kung anong kahinat na nito. Parang tagumpay. Dapat may lakas din tayo ng loob para tanggapin to ng buong puso. At yan ang proseso ng paghabol ng pangarap. Nabasa ka, galing ko, no? Uy, ako ba? Ito naman, oh. Eh, ba't ikaw? Ba't nandito ka pa? Siyempre, Lodi. Alam ko kasing kailangan mo ng karamay sa panahong to. So, tingin mo ba, makakabangon pa ako sa lagay na to? Walang duda. Ako, naniniwala ako sa'yo, Lodi. Kasi kahit anong mangyari, alam ko, rockstar ka. Rockstar muna tayo. Iyan. Sabi sa'yo. Umahin ka muna. Iyan kita dito ng ano. Orange. Yan. Para healthy. Puro pizza, puro chichirya kinakain mo eh. Umahin ka muna dyan. May laman ka pa nagsasayo ng pera. Hello, sir. Opo, opo. Yes, sir. I will assure you po, sasolid ko po investment ninyo. Opo, sir. Hindi ko po kitatakwan. Promise ko po yun, sir. Opo. Yes po, sir. Opo, sir. Promise. Okay, sir. Maraming salamat po, ah. Okay. Ingatan na lang, ah. Collector's item kasi yan eh. Ah, sige po. Yan yung beatbox. Tsak, alam ang guitar. Okay, nang bahala, ah. Thank you. Thank you. Pagbigyan na lang ito kay Mrs. Sanchez, ha? Malagay na lang ito sa... Sige, Lodi. Ang bahala. Ito rin. Thank you, Jules, ha? Sige, Lodi. Ang bahala. Hi, sir. Mr. Patawad! What do I owe this pleasure? Sikat ka na ba? Rockstar? Sir, gusto ko sana kayong makausap eh. Kaso, yung ID ko hindi na gumagana. Ay, hindi talaga gagana yan. Kasi, si Santi ka na. Oh, I'm sorry. I mean, you resign. Sir, ano man pwede nating pag-usapan? Over coffee, sagot ko na. Wala na rin talagang vacancy sa team. Eh, paano naman pwede natin? Tia Babes! Finally out na! Let's have dinner. Oh, sure. Faye! Lloyd! And so, Lloyd. She's my girlfriend now. Girlfriend? Faye!
Ito pinalit mo sa akin? Itong panot na to? The nerve, Lloyd. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nahuli kong may babae. Mabuti pa tong si TL. Loyal at higit sa lahat, goal-oriented. Di kagaya mo. He's always been there for me when I needed him. Kaya goodbye, Lloyd. Huwag mo na kaming guluhin. Faye, wait. By the way, never kang magiging sikat. Kasi ngayon pa lang, laos ka na. Let's go, babe. Ang debut single nilang Rocking Chair ay nag-number 1 sa Spotify. Narito na sila, ang newest rock band that is making the scene, ang Contra Lloyd. Welcome, Contra Lloyd! Interesting name, saan nyo naman nakuha yun? Inspired kasi ito sa dati naming kabanda. Kaso, na-disband kami kasi nagka-issue yung luma naming banda. Bakit? Ano ba pangalan ng dati nyong banda? Asa Lloyd? Kayo yung nababalita ang nag-epic fail ang concert? Para malinaw lang ha, wala kaming kinalaman dun. Nadali lang kami dahil sa kasama namin. Talk about comeback, at least nakabangon kayo mula sa problemang yun. It just means it shows us that some people are really meant to be rock stars. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Sino ka? Isa ka ba sa mga sponsors? Sinabi ko naman sa'yo, magbabayad ako eh. Sandali lang naman. Hindi. Sino ka? Tsaka, ano kailangan mo sa'kin? Ba't mo ako hinila? Eh, magpapakasagasa ka kasi. Sagasa? Sa bike? Kung naman. Nagmumumit ng yung tao, panira ka ng mood eh. Sino ka ba? Ah, ako si Attorney Frere. At nandito ko para sa'yo, Lloyd Patawad. Nandito ko on behalf sa nanay mo na si Mama Mars. Mama? Bakit? Ano na naman meron kay Mama? There is no easy way to tell you this. Pero patay na ang mama mo. Kailan pa? A few months ago. Paano siya namatay? Cancer. Itinago niyang meron na pala siyang iniindang sakit. Dahil ayaw niya mag-alala ang mga tao. Bakit ngayon niyo sinabi sa akin to? Sinubukan ka naming tawagan ni Sarah. Ngunit hindi mo sinasagot ang tawag namin. O di kaya'y lagi kang out of reach. Well, kaya ako nandito. Minabuti kong puntahan ka ng personal. Ngunit talaga napakahirap mong hanapin. Para bang may tinataguan ka. Tiyo, low profile lang talaga ako. Pero, teka lang. Bakit ba ikaw pa kailangan pumunta sa akin dito? Attorney? Dahil may mga iniwang legal matters si Mama Marsh para sa'yo. At para maayos natin to, kailangan mo munang umuwi sa Goodwill Resort. Eh, paano kayo kumuwi? Maniwala ka sa'kin.
meron kang 10 milyong rason para umuwi sa inyo. Hihintayin ka namin. Hello, Sarah. Nakausap ko na si Lloyd. Hintayin na lang natin ang desisyon niya. Patawad. Pwede ba bukas na kayo mangulit sa akin? Pagod na ako eh. Hindi mo yata naiintindihan ang sitwasyon mo, Lloyd, no? Lilinawin ko lang, ha? Hindi ako sumusunod sa schedule ni naman. Taga-utang ko ba kayo? Hindi mo na yata ako naalala, no? Ganun siguro yung mga baon sa utang. Nagkaka-amnesia, no? Sige, magpapakilala ako sa'yo. Ako si Mr. Lee from Utang Company. Pero dahil negosyo kong magpapautang, mas kilala ako bilang si Lonely, Mr. Lonely. But I have nobody on my own. Dapat pala sa'yo hindi naging rakista eh. Komedyante ka eh. Pero hindi ka nakakatawa. Ano bang kailangan niyo sa akin? Nandirito ako para singilin sa'yo ang utang mong 10 million. 10 million? 9 million kasama interest. 9 million? Paano ako nang kautang sa inyo ng 9 million? Baka si Harry yun. Hindi ako. Nakalimutan mo na, no? Nilagdaan mo pa nga itong co-borrower agreement. Ha? Ha? Ang sabi niya sa akin, kontrata ko daw yan sa Fest to Fest Music Fest. Di si Harry yung habulin ninyo, hindi ako. Bakit ko habulin si Harry? Ikaw yung nandito. Ikaw ang habulin ko on his behalf. Maski pigayin niyo ako ngayon, wala naman kayong makukuha ang 10 million sa akin eh. Wala akong perang ganun kalaki. Hindi ko na problema yon. Ang trabaho ko ay maningil. Ang responsibilidad mo, magbayad sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, uubusin ko yung buhok sa ilong mo! Tara! Thank you.
Hello, Julius. Pwede ka ba bukas? Pinatawag ko yung lahat dito dahil ito ang request ni Mrs. Marisol Patawad. Meron kasing iniwan na will si Mama Mars bago siya namatay. Babasahin ko na ang excerpt from Mama Mars' Last Will and Testament. Kaya sa'yo ko ipaubaya ang Goodwill Health and Wellness Resort at ang natitira kong savings na sa halagang 10 milyong piso. Hindi lang 10 milyon yung makukuha ko. Pati itong resort na to, ang papasakin. Ngayong gagawin ko, ibibenta ko itong resort na to kasi yung pera makukuha ko, pinang gagamitin natin para makapagsimula tayo ng bago nating banda. Mapupunta ang resort at ang mana niya kay Lloyd kapag tinapad nito ang mga kondisyon niya. Kondisyon? Maapaw ang pag-ibig mo, di bibitaw sa hikpit ng yakap mo, di mapigil ang lumuha. Nais ko marinig ang tinig mo, naglalambing, nag-aabaw ng umaga. Bigbitang ngiti, dalay, tunay na saya. Di mangangamba pagkat nandyan ka. Umaapaw ang pag-ibig mo, di bibitaw sa higpit ng yakap mo, di mapigil ang lumuha sa pag-ibig mong dakila. Sabihin ba nito, eh, magko-concert tour na tayo? Sting! Pari! Tutupad na yung pangarap ko maging rockstar! Ako, hindi dahil sa talaga. Hello po! Makitago na lang itong autograph ko, ha, kasi balang araw, magiging collector's item niya. Pagsikat na ako, ang dahil sa inyo. I quit! Quit? Because you're fired! At sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka makakakuha na recommendation sa akin. Bye. Pasa Lloyd! Welcome to Fest to Fest Music Fest. Tol! Uy! Tol! Hey! Uy! Saan pupunta? Tol, ano yun? Ano kong minion sa ere? Dito rin namin na lang kung anong sasabihin namin sa mga galit na sponsors. Faye? Lloyd? Hands off, Lloyd. She's my girlfriend now. Girlfriend? Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ako si Attorney Frere. Nandito ko on behalf sa nanay mo na si Mama Mars. Bakit? Ano na naman meron kay Mama? There is no easy way to tell you this. Pero patay na ang mama mo. Oh!
nandirito ako para singilin sa'yo ang utang mong 10 million. 10 million? Hello, Julius. Pwede ka ba bukas? Sigurado ka na ba talaga dito, Lodi? Wala naman na akong choice eh. Tsaka wala na akong uuwian. Sinuli ko na yung susi ng kondong to eh. Tsaka baka yun na rin ang kailangan ko. Yung fresh start. Eh di, ibig sabihin ito. Hilo ko dun ah. Tara! Ano? Ah! Sige! Nabahala dito. Thank you. Why can't be down? Ang araw ay ilitaw. Why cannot aking gamay?
yan, ha? May tao ba talaga dito, Lodi? Baka busy lang sa ibang guest. Kunin ko lang yung gamit. Walang bala dito. Sure ka, ha? Oo. Hoy, kayong dalawa. Kami? Oh. Hindi, yung halaman. Siyempre kayong dalawa. Eh, di ba kayo lang naman ang tao dito? O bakit? Pakipasok na lang sa suite ko ang mga bagahe ko. Kasi hindi ko na pinapasok ang driver ko. Dahil di ba tabaho niyo namang mga bellboys yan? Ah, excuse me, ha? Pero hindi kami mga bellboy dito, madam. I'm so sorry. Waka kasi kayong taga rito. Ah, kala ko bellboy. Mag-skincare kasi. Ganda mo, te, ha? Anyway, wala naman tayong magagawa. Pakisuyo na lang. Asa ba kayong mga tao dito? Ang lumalabas. Surprise! Ay, Welcome to Goodwill! Ganito ba ang welcoming committee dito sa resort na to? Mamapatayin niyo ako, ah. Tingnan akong atakihin sa puso. Tapos ipapaasikaso niyo ako dito sa mga dugyot na to. Anong dugyot? Mga bellboy na to. Yuck! Ay, hindi nga kami staff dito, eh. Tsaka, hindi kami mukhang dugyot. Bakit itong mga to? Aray! Tsaka, FYI lang, ha? Hindi ako magiging frontman ng banda namin. Kumukha akong dugyot. Huh. Yeah, right. Bigla akong inatake sa puso dahil dyan sa pa-surprise-surprise yung yan, ha? So, dito pa ako machuchugi? Ma'am, pasensya na po. Pero hindi po kasi sa inyo yung surprise kanina. Bakit? Ha? Bakit hindi para sa akin? Hindi naman sa nagre-reklamo. Pero, guess nyo rin ako dito. Hindi naman po siya ganun, ma'am. Madam. Call me Madam Mocha. Madam Mocha, huwag po kayong mag-alala. May inahanda naman po kaming special treat para po sa inyo. As compensation po sa nangyaring insidente kanina. Di ba, attorney? Yes, yes. Talaga ba? Ano kaya yung special treat niyo sa akin, attorney? Oh, wow. Very special. Nalang wish natin si Madam Mochang magstay. Buti na lang, attorney, malakas po kayo sa kanya. Ay, hindi pwede. Ay, employee lang to ng mga good... Ay, hindi! Chope! Chope! Aray ko! Well, now that everything is settled, I would like to thank you, Lloyd. At pinaulakan mo ang imbitasyon ko. I would also like to apologize on behalf of the Goodwill Resort staff for meeting you in such
in such something circumstance? Alam mo, attorney, ang totoo may kasalanan niyan ay yung babae doon kanina. Dapat hindi kayo tumatanggap ng ganung klaseng tao dito sa resort. Eh, yun yung turo ni Mama Marcy. Alam nga naman, policy namin, di ba? Ay, I guess kilala mo na ang Goodwill Resort staff. Ito pala si Sarah, siya ang nagmamanage ng resort. At siyempre, si Mang Pepe naman ang ating maintenance. Matagal ko na kilala yung dalawang yan. Ang hindi ko lang kilala, ito. Hi! Ako nga pala si Cora. Ako yung reyna ng kusina ng Goodwill Resort. Nice to meet you. Hi! Pam-pam. Attorney, tanong ko lang ah. Bakit niyo ba ako pinapunta dito? Straight to the point. Farewell. Pinatawag ko kayong lahat dito dahil ito ang request ni Mrs. Marisol Patawan. At meron kasing iniwan na will si Mama Mars bago siya namatay. At nirequest niyang basahin ko ito sa inyong lahat. Sa mga taong involved dito. Nakasaad dito ang kahitnatnan ng resort na kanyang legacy. At ngayon nandito na kayo, pwede ko nang basahin ito sa inyo. Pwede bang skip mo na yung part na yan? Bakit? Natatai ka na ba? Hindi, mabilis ako mabore eh. O sige. Babasahin ko na ang excerpt from Mama Mars' Last Will and Testament. Para sa anak kong si Lloyd. Matagal man ang panahon na hindi tayo nagkita, nais kong malaman mo na proud pa rin ako sa'yo. Kahit marami tayong hindi napagkasunduan, alam kong nagkulang ako sa'yo bilang ina mo. Kaya hindi kita pinigilan nung magdesisyon kang habulin ang pangarap mo. Pero sana malaman mo na kahit ano man ang mangyari sa'yo, magtagumpay ka man o hindi, nandito ang Goodwill Resort bilang tahanan na uuwian mo. Kaya sa'yo ko, pauubaya ang Goodwill Health and Wellness Resort at ang natitira kong savings na sa halagang 10 milyon piso. Huh? Ngunit Lloyd, mapapasayo lang ang lahat ng ito sa isang kondisyon. Ang alagaan at ipagpatuloy ang resort. Hindi pala eh. Yakang yak ako yan. Ako pa, chicken feet! At alagaan mo rin pala ang favorite fish kong si Nemo. Nemo! 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 Ano nangyari kay Nemo? Nemo! 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 Compression, kailangan ng compression. Pinatawag ko yung lahat dito para ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng huling Will and Testament ni Mama Mars. Boring. Alam mo, attorney, ibigay niyo na lang sa akin itong resort na to. Taala, ako naman yung anak eh. Ako yung rightful owner. Rightful owner? Pinahamak mo na nga si Nemo kanina eh. Eh, di ko naman sinasadya eh. Tsaka ikaw, Sarah, kasi hindi ka marunong magpakain. Kaya ayun, pinabuffet ko. Aba, ito talaga. Eh, bakit? Ito talaga. Ayon sa kasulatan ni Mama Mars, mapupunta ang resort at ang mana niya kay Lloyd kapag tinapad nito ang mga kondisyon niya. Kondisyon? Oo. Una, kailangan makakuha ng hindi bababa sa 5 stars rating ang resort's online travel guide na vacation app.
At kailangan makalap niya ito mula sa customers ng resort. Para makuha ito, kailangan ni Lloyd na maging hands-on sa pagpapatakbo ng resort. Mula sa pagharap sa mga kliyente at sa pagtugon sa bawat pangangailangan nila. Kailangan mo rin makuha ang written approval mula sa core staff ng Goodwill Resort na sina Sarah Latik, ha? Pepito Pepe Latik, ha? At Cora Plata Mata. Ha? Kapag hindi mo ito nagawa sa loob ng 3 buwan, mapupunta ang resort sa kanila. Ha? Oh. De, ako yung anak, attorney. Ako yung dapat ano. Hilan mo pala may krap ako yung anak, resort, Dahil baguhan pa si Lloyd, kailangan tulungan ni Sarah, Pepe at Cora si Lloyd sa pagpapatakbo ng resort. Ha? Huh? Aalalayan nila si Lloyd sa lahat ng bagay sa loob ng resort. Boom! Alalay! Eh, ibig sabihin ba nito na maninilbihan kami sa kanya? Patingin mo, boss nga, di ba? Bakit ka ba sabat ng sabat? Parot ka ba? Parot ka ba? Walang boss sa inyo. Dahil kailangan nyo magtulungan. Dahil kapag hindi nyo matupad ito sa loob ng 3 buwan, idodonate ang Goodwill Resort sa mga nangangailangan through charity. Fine. At bilang abogado ni Mama Mar, I will ensure this will by the letter. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong magtalo pa. At bilang kondisyon sa kasulatang ito, dito titira si Lloyd. Ha? 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 Ako? Kaya Sarah, pakihatid na si Lloyd sa kwarto niya. Ha? Ito? Ako? Ikaw? Tayo na kasama yan. Ay, kung namagad ka doon, kasama yan eh. Ikaw na lang. Tagal oh, na ba itong mga alalay natin? Iyon na yan. Mabayin yung siya tulad. Sige. Sarah, pakihatid na si Lloyd sa kwarto niya. Attorney, ako talaga. Sige na. Tara na. Ayoko na. Tara na. Ikaw, hindi kasama. Ay, bakit ako sasama? May amoy. May alalay na tayo. Humbug. Mukhang ostrich. Ako tutulungan? Kaya mo na yan, sir. Eka. Kwarto ni Mama to, ah. Huwis ba? Ganyan ba kayo magatid ng mga bisita ninyo sa kwarto nila? Hindi. Sa'yo lang. Sir. Ano na kayong susi? Ito? Ayun, sir. Kunin nyo. Lapit lang, oh. Balita ko, rakista ka na daw sa Maynila, ah. Oh, bakit? Gusto mo ang demo? Hindi, sir. Bawal kasi dito yung maingay. So, bawal magrakrakan dito, ah. Okay? Hmm? Sige, mawiwan na kita. Lamig naman nun. Kaya mo na yun, Jules. Salamat pala. Inatid mo ako. Ito ko nagpalipas ng gabi, Jules. Ay, Dane, Slody. Kailangan ko umuwi. Magde-deliver pa ako bukas eh. Pero, ang angas nun ha. Para ka naka-jackpot. Biruin mo, kamote ka na, naging ginto ka pa. Ganun ba talaga yung Lloyd na yun? May pagka-senyorito. Ewan ko ba dun? Hindi naman yung ganun dati, di ba, Tay? Oo. Tahimik na bata yun si Lloyd nung bata sila ni Sarah. Pero ito,
Mas sutil pa to kaysa kay Lloyd. Pero mabait na bata yun. Siguro nag-iba lang ugali niya simula nung nawalay siya sa nanay niya. Sa tingin niyo ba kukunin niya sa atin tong resort? Kasi syempre, baka iniisip nun na kakompetensya niya tayo. Hindi naman siguro. Kaya nga nasabi ko, mabait na tao yun. Weh, talaga ba? Nakita niyo naman kanina mga Pepe kung paano niya tayo awayin. Kasi inaaway niyo rin yung tao. Aba sa tay, hindi ako papayag na mabulok ang resort na to sa kanya. Sayang naman yung naipunda ni Mama Mars dito, no? Ayaw nga. Totoo naman. Pero isipin niyo, may rason si Mama Mars kung bakit niya pinamana itong resort na to kay Lloyd. Malay niyo, may magawa siyang mabuti para sa atin. Huh? Ano naman yun? Yun ang hindi ko alam. Ang alam ko lang, may nagagawa itong resort na to sa lahat ng mga pumupunta dito. Wow, ang lalim yan ng Pepe, ha. Mas malalim pa sa pool natin. Dala lang siguro to ng gutom. Medyo gutom na din ako. Kasi haponan na, hindi pa tayo kumakain. Ay! Hoy, yung pagkain! Ay, haponan na palagi! Ano ba, bilisan niyo? Ano ba, bilisan niyo? Bilisan niyo! Bilisan niyo! Kuya! Pag-alis natin! Hoy, teka! Diyos, akalain mo yun, ano? Hindi lang 10 million yung makukuha ko. Pati itong resort na to, mapapasakin. Oo nga eh. Sa halagang yun, mababayaran mo na lahat ng atraso mo sa Maynila. Ano yung gagawin ko? Ibibenta ko itong resort na to. Kasi yung pera makukuha ko, yun ang gagamitin natin para makapagsimula tayo ng bago nating banda. Sayang naman itong resort na tinayo ng nanay mo. Eh, wala naman akong kahilig-hilig mag-manage ng resort eh. Tsaka, ano yung ba ito? Sabagay. Eh, paano yung mga kondisyon na hinabilin sa'yo? Sus, ako pa. Parang wala ka naman bilib sa akin eh. Kayang-kaya ko yan. Tsaka, akong bahala sa'yo. Hindi ganong kadali yung lodge ah. Ako ngang delivery rider. Hirap na hirap akong makakuha ng kalahating star na rating. Nung nakaraang araw nga, may naiwan lang akong item. Gusto nang bawiin ng customer yung points. Ba't ano bang naiwan mo? Yung noodles nung ramen. Hindi ko naman alam na nakahiwala yung noodles nung sa sabaw nung diniliver ko. Kaya kung ako sa'yo, maghanda ka kasi pihi ka na yung mga tao ngayon. Alam mo, tigilan na lang natin itong ngayong klaseng usapan. Kumain na lang tayo. Sige, kain tayo. Gutom na nga ako. Ayaan mo na yan. Okay, ano yan? Para? Balik mo. Ay! Yeah. Ma'am, pasensya na po, sir. Pasensya na po. Nakakagutom na naman. Excuse me! Excuse me! Gusto niyo lang bisang utang minis ng sensya? Anong pecha na, ha? Anong pecha na? Dinner time na! Asan ang pagkain namin? Pasensya na po. Dami po kasi nangyari. Kaya madidili lang po ng konti yung dinner niyo. Ay, ilang oras pa, ha? Walong oras? Ha? Asa na? Ito ba ang tinatawag mong customer service? Pasensya na po talaga, madam. Pero ilalabas na po namin yung dinner niyo maya-maya. Dapat, ha? Dapat! Pasensya na po. Oh, eto na. Ah, excuse me. Bilang po, madam. Ano ba? Ano ba? Dito parang nanginip na mga ulo ng mga tao. Bilisan naman! Ma'am, sir, excuse me lang ho ah. Pero alam ko lahat tayo gutom dito. Pero walang maganda may dudulot yung init ng ulo ninyo. Excuse me, ah. Eh, ano ba gusto mong gawin natin ngayon, ah? Lahat kami dito gutom na, di ba? Ah, oh, ay! Lahat kami gutom na! Ay! Ben Crudo! Upo! Upo! Ano magagawin dito? Teka lang, ah. Relax muna kayo! Alam ko na magpaparelax sa inyo. Entertainment.
Narin mo na ang inyong entertainment for tonight, Mr. Lloyd Patawad! Ayaw mag-respond eh. Sige. Kung bahala. Narito na ang inyong ultimate roster band, Lloyd Patawad of Pasaloid! One, two, one, two, three, go! Sasaya sa mahabang panahon, magsisigaw sa buong mundo. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magsasama. Walang iwanan sa tawag mo na, yan ang tunay na kaibigan. Punta na muna kami sa kusina. Attorney. Bye. Oh, okay na. Thank you. Sige po. Salamat po. Later. Sige po, Mang Pepe. Ah, busog. Ito talaga ang lutong bahay, Julius. Kasi doon sa nakasanayin natin fast food. Tsaka lagi ako ginugutom nito eh. Ako? Oh, ikaw. Punta ka muna sa resort. Ay, oo nga pala. Maaga pa ako bukas. Marami pa akong delivery. Pero, enjoy ka dito, Lodge, ah. Oo, mag-i-enjoy ka dito eh, ha? Ah, sige, una na ako. Oh, ingat ka, ha? Text mo ako. Attorney, baka pwedeng umalis muna kayo dyan. Sige, hindi ba ako makadaan? Sige. Ah, Lodge, ha? Ayan, ha? Tara. Attorney, aba. Ay. Sige, babay na lang, attorney. Okay, ingat, babay, attorney. Salamat nga pala kanina. Balita ni attorney kung hindi ka nagpa-concert. Mas lalo kaming gugulo sa kitchen eh. Ay, basta. Aminin mo, sa harapan ni attorney, nakasalanan mo pa rin yun. Kasi dinalay mo yung pagkain namin. Kasalanan ko? Oo. Kasalanan mo rin yun eh. Kaya kami nadali sa pagluto eh. Ngayon ako. Hindi ka nga tumulong, diba? Antagal ninyo eh. Tumulong ka. Bukas na kayo mag-away-away. Dahil kuwota na tayo sa gulo dito sa resort. Mag-aaway pa rin naman kayo. Dahil dito natitira sa resort, si Lloyd. Kaya i-reserve niyo muna ang energy ninyo. By the way, Lloyd, kung nabubuhay lang si Mama Mars, I'm sure proud siya sa ginawa mo kanina. Kaya, yes. Keep up the good work, ha? Huh? Keep up the good work. Good work. Sige na. Nakita mo. Mukha mo manis. Ako kinampihan. Ikaw kinampihan. Wala naman sinabi. Kasi alam ako yung tama. Kaya dapat sunod-sunod, hindi niya nang babagalan yung service ninyo. Alam mo, hindi ka maghugas ang plato mo, ha? Ako naman. Ako na lang. Ano? Sir? Sunod-sunod yung pang birang to. Hindi ka nagbago. Maski mo, hanggang ngayon, ako pa rin kapasok. Nagre-reklamo ko, ha? Pero mas amoy na amoy ko pa yung amoy mo kaysa dito sa kape ko. Ibalik mo na yan doon. Sige po, madam. Pwede na rin po yung almusal. Pwede na po kayong kumain. Ay, nako. Susunod na lang ako. Hindi pa ako pupunta ro. Mamaya na. Sir Lloyd. Sir Lloyd! Ano? Ready na po yung breakfast. Pwede na po kayong kumain sa dining hall. Ito naman talaga, oh. Kita mong nag-i-stretching pa ako, tsaka kumakanta pa yung rockista rito, eh. Panira ka ng trip, eh.
di ba? Hindi lang ikaw ang tao rito! Pakihinahinaan naman yan! Hello, yes, good morning po. Oh, opo. Opo, aware po kami sa ingay, sir. Opo, gagawin po namin ng paraan. Pasensya na po. Opo, thank you. Hello, go. So sorry po sa noise, sir, Mr. Aguirre. Opo, we will attend to it immediately po. Ah, yes po, yes po. Yes po. Opo, opo, opo. Salamat po. Madam, saglit lang po. Hello? Opo, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Opo, opo. Kakausapin ko po. Opo, salamat. Miss, ha? Kanina pa ako dito. At hindi naman sa nagre-reklamo ako. Pero ang bagal-bagal ng serbisyo nyo. Oh, pasensya na po, madam. Ang dami ko po kasi inasikaso ngayon. Dapat unahin mo ako. Dahil ako ang physically present right here, right now. Ay, yes po, madam. Ano po yung maipaglilingkod ko? I would like to file a complaint against do sa special niyong bisita. Yung parang basahan ng buhok. Ha? Ang lakas-lakas nila magpatugtog ng radyo. Akala mo tuloy siya yung may-ari ng resort na to? Don't worry po, madam. We will attend to it immediately po. Ah, dapat lang. Dapat lang kasi nagbabayad ako rito. At nagpunta ako rito para mag-relax. Hindi para makipagrakrakan sa kanila at magreklamo kagaya nito. Ang gusto ko lang naman, mag-sunbaiting ako ng matiwasay. Madam, sorry po. Sorry po. Sorry na lang, sorry. Ako na po dyan, ako na po dyan. Ano po, bahala dyan. Sorry po. Ayusin nyo ang servisyo nyo. Opo. Sir! Ang ginagawa dito eh. Ang aga-aga. Mukhang nagdadabog ka na naman. Eh, si Lloyd po kasi. Ginagambala niya yung katahimikan na resort. Dami tuloy nagre-reklamo sa akin. Baka naman inibago lang yung tao. Attorney, siya yung dayo dito. Kaya umasa siya sa naaayon. Baka naman hindi pa niya alam kung ano yun. Mabuti pa ipaalala mo sa kanya kung anong rules dito sa resort. Bigyan mo siya ng warning. Parang warning na ako dun. Sarah, baka nakakalimutan nyo, kailangan nyong tulungan si Lloyd. Ha? Good. Mamaya ka talaga sa akin. Mamaya ka talaga sa akin! Hello po. Yes, good morning po. Yes po, ma'am. Opo, kausapin ka po. Okay po, thank you. Hello. Yes po, sir. Opo, opo. We will not have to be immediate po. Opo. Hoy! Anong hoy? Bakit mo sinarado? Pabunta na tayo sa exciting part eh. Oh, talaga oh. Hindi mo ba nakikita? Ginugulo mo ang katahimikan na resort. Anong ginugulo? Eh, swerte nga nila, mayroon akong pa-free concert. Kung ikaw lang din naman mag-concert, wag na. Tsaka di mo ba alam, may rules and regulations tayong pinapatupad dito? Rules? Anong klaseng rules? Like, bawal mag-ingay, bawal magpatugtog na malakas ng music. Ano ba to? Resort o preso? Tsaka ikaw ah, kailan ka ba naging general? Eh di ba warden ka lang, Sarah? Ah? Ah, ganun. So gusto mo talaga ako maging warden? Pwes. Oy! Eto. Oy! Yan, kunin mo. Oy! Sarah! Incident report, day 1. Nakauwi na rin si Lloyd dito sa Goodwill.
mukhang mahaba-haba pa ang tatahakin niya. Maaaring makatulong ang mga kasama niya dito sa resort. Pero nasa kanya pa rin kung tatanggapin niya ito. O makikigulo lang sila sa Goodwill Resort. Pero walang good dito. Lloyd! Lloyd! Uy! Ito, mag-usap muna tayo. Tony, sino pala yung maswerteng customer na aasikasuhin ko? Sino pa? E di siya. Siya? Bakit? Di mo kaya? Yan, iyakang-iyak ako yan kahit nangangagat mo. Ako pa. Tony, pawis ako. Pakinaman mo. Yes. Baka naman pwede mo na akong samahan sa mga kwarto nang makita ko. Hindi mo, ma'am. Nakuuwian. Sinuli ko na yung susi ng kondong to eh. Tsaka baka yun na rin ang kailangan ko. Yung fresh start. Eh di, ibig sabihin ito. Bigla akong inatake sa puso dahil dyan sa pa-surprise-surprise nyo yan, ha? So, dito pa ako machuchugi? Babasahin ko na ang excerpt from Mama Mars' Last Will and Testament. Matagal man ang panahon na hindi tayo nagkita, nais kong malaman mo na proud pa rin ako sa'yo. Kahit marami tayong hindi napagkasunduan, alam kong nagkulang ako sa'yo bilang ina mo. Kaya sa'yo ko pauubaya ang Goodwill Health and Wellness Resort at ang natitira kong savings na sa halagang 10 milyon piso. Mapupunta ang resort at ang mana niya kay Lloyd kapag tinapad nito ang mga kondisyon niya. Kondisyon? Kailangan mo rin makuha ang written approval mula sa core staff ng Goodwill Resort na sina Sarah Latik, Pepito Pepe Latik, at Cora Plata Mata. Kapag hindi mo ito nagawa sa loob ng 3 buwan, mapupunta ang resort sa kanila. Isipin nyo, may rason si Mama Mars kung bakit niya pinamana itong resort na to kay Lloyd. Malay nyo, may magawa siyang mabuti para sa atin. Sa mahal pang panahon,
I would like to file a complaint against do sa special niyong bisita. Yung parang basahan ng buhok. Ha? Ang lakas-lakas nila magpatugtog ng radyo. Akala mo tuloy siya yung may-ari ng resort na to. Hindi mo ba nakikita? Ginugulo mo ang katahimikan ng resort. Anong ginugulo? Eh, swerte nga nila, mayroon akong pa-free concert. Tsaka ikaw, ah, kailan ka ba naging general? Eh, di ba warden ka lang, Sara? Ha? Ah, ganon. So gusto mo talaga ako maging warden? Pwes. Mm. Oy! Eto. Oy, oy, oy! Bad trip talaga to si Warden Sara, oh. Sinira pa tong speaker ko. Oy, Cora! Wala maalmusal? Naku, Sir Lloyd. Ubus na po. Eh, kanina ko pa kayo tinatawag para sa oras ng almusal, eh. Ha? Pati ba almusal dito? Di schedule? Po para makapag-prepare kami para sa pananghalian. Eh, di ba uso ang brunch dito? Brunch? Brunch, breakfast, at lunch. Yun ang brunch, hello. Naku, Sir Lund, wala po kaming brunch, eh. Ang meron lang po kami, sir, yung almusal, tanghalian, merienda, hapunan. Ay, lamang po. Eh, paano ko nang gugutom yung guest ninyo? Hindi niyo papakainin. Katulad ko, gutom na ako. Maghintay na lang po kayo, Sir Lloyd. Mag-alas 12 naman na, eh. Alas 12? Eh, tatlong oras pa bago mag-alas 12. Nagugutom na ako, Cora. Ano ba laman Sir ito? Sir Lloyd, sa susunod kasi, agapan niyo po para po nakakaabot kayo sa almusal. Patingin nga naman laman ito. Teka! Teka lang! Patingin nga lang mula. Ano ba? Sorry. Sorry. Sandali lang. Pabalikan kita. Sorry, ah. Ay, salamat. Makakapagkapi na rin ako. Attorney! Ano, napakausapin mo ba si Lloyd? Opo! Mm-hmm. Aso pahirapan pa bago napasunod, di? Oh, puti. Attorney! Ate ko, ano nangyari sa'yo? Ano na naman nangyari sa inyo? Si Lloyd po! Si Lloyd! Oh.
kasi pinipilit niya yung natirang sabaw dun sa breakfast buffet kanina. Ito, tuloy na sabawan. Pagkatapos po nun, pinipilit niyang kumuha ng bunga dun kay Chucky Dreyfus. Chucky Dreyfus? Oo, yung alaga ko pong puno na Wednesday group. Every Wednesday ko po siya inaalagaan. Oh. Binato niya yung bunga, ako tinamaan! Ano, attorney? Sa tingin mo, naibago pa rin siya sa lugar? Well, sa tingin ko, kailangan unawain muna natin siya. Hayaan muna natin siya. Baka kailangan pang mag-adjust ng tao. Adjust? Ano pa bang i-adjust natin sa kanya, attorney? Just give him time. Diba? Hayaan muna natin siya. He'll come around. The mountain when she come, he will run. Pwede na ako magkape? Kape ko ako. Sige, kukuha ko kayo ng bagong kape. Yung kutsara niyo, attorney, papalitan ko. Ay, yung asukal, baka makalimutan ni tatay eh. Labos. Gutom na ako, labang pagkain dito. Na, si, olats, walang, signal. Iba naman dito. Wala na nga pagkain, wala pang signal. Ay, ito. Ano? Yun. Yeah. Uy, si Lodi Lloyd tumatawag, oh. Hello, Julius! Lodi, what's up? What's up? What's up, Julius? Kamusta ba kasi mo dyan, Lodi? Ito, Hassle. Castle? Oo nga. Ang laki ng resort niya, parang palasyo. Hindi. Ang sabi ko, Hassle, hindi castle. Para akong nasa preso. Keso? Ano mo yung keso? Hindi ko sinabing keso. Sabi ko, preso. Kasi walang pagkain dito. Daming rules. Hindi ako pinapakain. Huh? Ano ba naman klaseng resort yan? Hindi mo lang nagpapakain? Yun na nga eh. Kaya ako napatawag, magpapadeliver sana ako sa'yo. Toyo? Oo nga, dahil may toyo dyan, lalo-lalo na yung, ano yun, yung mukhang bulate? O, Cora ba yun? Quiet lang ha, atin lang yun ha. Ano? Ang sabi ko, magpapadeliver ako sa'yo, hindi toyo. Sige. Pero matatagalan pa ako dyan, Lodi, ha? Kasi ang dami kong delivery dito sa Maynila. Ano, medyo choppy ka. Basta ang papadeliver ako sa'yo, pakibilisan na lang, ha? Ano ba gusto mong pagkain? Samgyupsal! Yung Anli! Ha, Julius, pakideliver na lang, ha? Pakibilis, ha? Sige, Lodi. Loud and clear. Gets ko na yan. Okay, bye-bye! Okay, bye-bye! Pandesal. Kakalaki rin ng samgyupsal. Tama, gutom na ako eh. Nagpasamgyupsal ka pa. Tikora, pasensya ka na. Medyo busy pa ako dito. Hindi kita matutulungan. Hello? Good morning, madam. Walang good sa morning. May good ang pangalan tong resort nyo, pero walang good dito. Excuse me lang po. Saglit lang, madam, ha? Ito na naman. Ate Cora. Ate Cora, sumagot ka. Nakawakan na po, madam. Ano po yung mapaglilingkod ko sa inyo, madam? Hindi naman ako sa nagre-reklamo, ano? Pero hindi ba sobra-sobra na ang special treatment nyo dun sa isang guest nyo? Ha? Di ba sabi nyo, bawal na bawal umorder ng pagkain sa labas? Oh, bakit siya? Nagpapadeliver? Saglit lang po, madam. Nahulog po ulit eh. Excuse me lang po. Wala, palit tayo, please. Yes po, madam. Bawal po talaga yun na stated sa rules and regulation natin dito. Huwag po kayo mag-alala, pagsasabihan ko po. Dapat lang.
Dahil hindi naman sa nagre-reklamo ko, no? Pero tinitiis ko ang pagkain ninyo. Kahit masarap ang mga pagkain sa mga turo-turo. Tapos pwede pala magpa-deliver? Pagsasabihan ko po, madam. Huwag po kayo mag-alala. Is there anything else, madam? Wala na. Yun lang. Babu, maraming salamat. Okay pa, madam. Tamsin nga eh, tamsin. Ano naman na ito? Ate Cora! Ate Cora! Ate Cora, palit na tayo. Tulungan mo ko dito. Lloyd! 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 Uy! Ikaw, mag-usap mo muna tayo, ha? Yes, ma'am. Warden Sara. Di ka ba marunong kumatok? Sabat ang init naman ng ulo mo, nakaka-migraine ka eh. Ang dami na kasi nagre-reklamo sa'yo. Reklamo sa akin? Dapat nga ako magreklamo sa inyo eh. Dahil kanina pa niya ako hindi pinapakain, nagutom na gutom na ako. Hoy, pinapakain ka namin, ikaw lang yung hindi sumusunod sa schedule. Schedule? Ano to? Kailangan pa-appointment ako bago kumain? Eh, paparating ko kay attorney yan eh. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung sino kakampihan niya. Eh, malamang ako, di ba guest ako dito? Ika nga nila, customer is always right. O tara, ano pa ginagawa mo? O edi sige, sumbong mo na. O tara! Bagay-bagay. Ano ako dito bilanggo? Hindi niyo ako pinapakain? Kaya na pa ako gutom na gutom. Siguro naman may enjoy ko na rin tong kape ko. Sorry! Eh, attorney! Meron akong reklamo dito sa resort eh. Dahil ito si Warden Sara na to, eh hindi ako pinapakain. Eh, may strict schedule tayo pinapatupad, di ba, attorney? Yun nga eh. Pumunta yung mga tao dito para mag-relax, hindi para sumunod sa utos mo. Tsaka guest ako dito! Oh, may point naman si Lloyd, tama. Guest ka nga rito, pero balang araw, ikaw din magpapatakbo neto. Kaya kailangan mo malaman na hindi pwedeng mag-relax lang sa pagpapatakbo sa business na to. Oo, sa tingin mo, di ko kaya ginagawa mo. Hoy, mas magaling pa ako sa'yo. Ah, talaga ba? Oo. Kaya mo batayan ang guest mula sa pag-check-in hanggang sa pag-check-out? Sisiu. Tutukan ang mga bawat request nila? Petex lang yan. O sige. Dahil magaling ka, sa'yo ko itutukan ang isang guest natin. Kailangan bantayan ang bawat request niya. Sige! At pag nagawa ko yon, hindi ko na kailangan sundin yung mga utos mo. At saka, pipitingin kita sa mukha. O sige ba! Pero pag hindi mo nagawa, kailangan mo sumunod sa patakaran ko at utos ko. Sige! At sasapakin kita sa mukha! Challenge accepted. Eh, ayun naman pala eh. At sisiguruhin kung tutuparin nyo ang usapan ninyo. Good. Tony. Eh, sino pala yung maswerteng customer na aasikasuhin ko? Patingin ako, ilapat mo, ilapat mo. Ha! Pambata! Ito. Tignan natin, ifit mo. Ilapat mo! Sino pa? Edi siya. Ayoko nang gano'ng tulay. Sige, ito. Bakit? Hindi mo kaya? Yan. Iyakang iyak ako yan kahit nangangagat yan. Ito. Excuse me! Hindi naman sa nagre-reklamo ko, no? Pero pwede bang magwalis ka na lang sa ibang lugar? Pambihira talaga to si Madam Moti. Paano matiwasay? Kung lahat ng mga winawalis mo, ipinapakain mo na si Ma'am Pepe, nakabait-bait, pinapatulan. Sige po, Madam. Pasensya na po. Sige na. Doon ka na. Uy! Sara naman eh. Huwag mo nga ako ginugulat. Ano ba kasi ginagawa mo dyan? Eh, nagre-research ako dito tungkol kay Madam Moti eh. Ay, stalker. Yak, hindi, no? Inaaral ko lang kasi kung anong gusto niya. Para makuha ko yung 5-star rating. Hindi ko kasi alam ba't yan binigay niyo sa akin, eh. Oh, akala ko ba kaya mo itong trabaho ko? Oh, kaya ko talaga. Oh, di go! Napitan mo na, dali. Ayoko ka, mamaya kagatin pa ako niyan, eh. Alam mo naman gano'ng katoxic yan sa akin, eh. Kagatin pa, babe. Ay! Attorney! Sir. Sino ba pinag-uusapan niya? Si Madam Mocha po kasi, ayaw pa kasi lapitan nito ni Lloyd eh. Lapitan mo kasi. Ayun lang pala eh. Halika, pakikilala kita sa kanya. Attorney, yuk, baka kagatin ako niyan. Hindi pa ako prepared. Sara! Sige na! No. Hindi pa nga ako prepared eh. Na kasi. Ah, Madam Motia!
Good morning. How is your day today? Morning. Oh, Madam Hocha. Oh, hi, attorney. Ito, medyo hindi lang maganda ang araw, pero buti na lang dumating ka. Oh. Ah, teka. Bakit kasama mo yung buhok basahan na yan? Ah, ipakikilala ko sa inyo si Lloyd Patawad, isa sa staff namin dito sa resort. Staff? Ay, di ba VIP nga siya? Di ba meron pa kayong pa-welcome party kahapon, di ba? Oo, oh, deserving ako kasi ang may-ari... Madam, ginawa lang po kasi namin yun, madam. Para ma-experience siya first-hand kung paano maging VIP guest. Oh, I see. And in regard to that incident, we promised you a special treat. Bilang pambawi sa inyo, well, eto na po siya. Starting today, until the rest of your stay, Lloyd here will be your personal butler. Siya po mag-aalaga sa inyo habang nandito kayo sa resort. Oh, no. Naku naman, attorney, maaasahan ba yan? Bakit gusto mo sample? Ay naku, madam, masipag yan. Nag-training yan sa pagiging butler sa... Butler? Academy! College. Teka lang, academy ba o college? Pareho po. Galing po siya sa Butler Academy College, but a co for short. Meaning, bakit ako? Idirekomenda po namin siya sa inyo dahil gusto naming maranasan niyo ang VIP experience namin dito sa resort. Alam mo kasi, attorney, dahil nire-recommend mo yan, tatanggapin ko ang offer ninyo, ha? Yes. Pero actually talaga, gusto ko kayong bigyan ng negative review. Oh, no. But because of you, yes, I will accept that. Lloyd, nandiyan ka na rin lang. Pakitimpla na lang ako ng kape. Lloyd, kape daw. Eh, ba't ako? Doon may usapan natin. Ano pang hinihintay natin? Sunset? Hindi, baka sunrise. Hindi, ibig ko sabihin, sana kukuha na ako ng kape. Andiyan na po yung kape niyo. You're looking really very good. Damotiya. Thank you so much. Tony, pawis ako. Paki naman, no? Yes. Di ba? Yes. I'm sweating. Thank you so much, Tony. Madam, ito na ho yung kape, oh. Finally. Iho, marunong ka ba magtimpla ng kape? Bakit? Ang pait-pait nito. Kasi yung bitter ninyo. Ha? Ah, hindi. Oh, ibig kong sabihin, eh, baka ma'am, eh, napakalakas lang ako ng timpla. Kung gusto ninyo, hindi, papalitan ko na lang ho. Ay, nako. Hindi ko nga sure kung marunong ka magtimpla ng kape. Ako pa, expert. Ay, nako. Baka kulang pa. Mukhang kulang pa yung pinag-aralan mo sa bat-a ko. Walang sinabit, walang binat-bat ito sa starbuko. Eto, lasang lupa talaga. Hindi, ma'am. Hindi, doon kayo bumili sa starbuko. Papaano, Aber? Eh, wala ngang starbuko dito sa probinsya. Yun na nga ho eh, naghahanap kayo ng wala. Alam niyo nang wala, pero naghahanap pa rin kayo. Kung gusto ninyo, magtitimpla ko na lang kayo ng bago. Ay, hindi. Wag na lang. Hindi mo rin naman maabot ang standard ko sa kape. Sige na to. O, sige ho. Alis na po ako, madam, ha? Teka lang, teka. Ano ho yan? Eto? Ganda, no? Kasi ang saya nito. Binigay sa akin ni Sarah para madali daw kitang tawagin. Sige, ma'am. Alis na ako, ha? Oop! Teka. Pwede mo ba akong i-assist? Sige, ma'am. Ano ho yun? Nasisilaw kasi ako sa araw, Adi, kung gusto niyo, ma'am, edi, iusog ko na lang ho yung araw. Siyempre, hindi. Iusog mo na lang tong mat ko doon sa parting yun para hindi maaraw.
Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na! Iusog mo! Tinatamad akong tumayo! Eh, ma'am, paano ko iusog? Eh, andyan kayo, napakabigat ninyo. Sige eh, bigong sabihin. Andyan ho kayo, pwede mong tumayo muna kayo para mausog ko ho. Tinatamad akong tumayo. Ay! Ma'am. Sinira mo yung mat ko. Eh, sabi ko naman sa inyo, ma'am, kung pwede tumayo muna kayo para may usog ko eh. Here's your seat, Miss Gomez. Thank you so much. Come back again po. Bogart! Bogart! Saglit lang. Patulungan naman si Miss Gomez mga gamit niya papunta sa sasakyan. Okay. Thank you! Balik po ulit kayo. Nak. Tay! Parang may kakaiba dun kay Lloyd eh. May napansin ka ba sa kanya? Wala naman. Uy, Sara! Loko ka talaga. Paano mo nagawa kay Lloyd yun? Ha? Ha? Ano? Ano? Teka. Anong paano nagawa? Ano nangyari? Ay, napadaan kasi ako dun sa may kusina. Aba, nakikita ko, pinagtitimpla ng kape si Madam Moti, ha? Alam mo, nakita ko rin, etong si Lloyd pinagsisilbihan si Madam Moti. Sabi mo sa akin yung totoo, ha? May kinalaman ka ba dun? Iyabang kasi nung tay, isumusunod sa patakaran natin dito sa resort. Kaya yun, pinilit ko siyang gawin yung mga ginagawa natin kay Madam Mocha. Para naman malaman niyo kung gaano kahirap ng trabaho natin dito. Anak, kakayanin ba niya yun? Eh si Madam Mocha yun. Ipilitin niyang kayanin. Ko pala. Teka lang ha. Ikaw, Sara, ha? Kayo naman eh. Nings? Tapat lang sa kanya yun, no? Siniswerte. Sige ho, ma'am. Una na ho kayo. Ah! Teka lang. Total, nandito ka na rin lang. Baka pwede mo akong matulungan. Ah, sige ho, ma'am. Ano ho yun? Hindi naman ako nang sa nagre-reklamo dito sa room na binigay mo sa akin. Pero yung bintanang yan, nasisilaw ako ng araw. Ang aga ko tuloy nagising. Ah, kaya ho ba masama ang gising ninyo? Kaya nga. Kung gusto mong maganda ang gising ko, gawa mo ng paraan yan. Siyempre ang ibig ko sabihin, ihanap mo ako ng ibang kwarto. Hindi ba mas madaling gawin yon? Sige ho, ma'am. Susubukan ko. Elis! Ah, yes po, yes po. Sasabihan ko. Ah, Marites, pa-check naman ako sa kwarto ni Mr. Manoloto. Hindi daw umaandar yung aircon eh. Kailangan natin maayos yung ngayon, ha? Ah, sige. Thank you. Hi, Lloyd! Ano? Kamusta si Madam? Enjoy ba? Mukha ba ako nag-e-enjoy? Eh, kaya pala Madam ang tawag yun sa kanya eh. Dahil madaming utos! Ay, nagre-reklamo ka ba? Ano, susuko ka na? Ah, hindi. Nagkukwento lang. Ay, sayang. Akala ko nagre-reklamo ka na eh. Ako? Magre-reklamo? Eh, makukuha ko yung 5-star rating ni Madam. Weh, talaga ba? Eh, anong ginagawa mo ngayon kung hindi ka nagre-reklamo? Eh, paano tong Madam na to eh? Gusto magpalipat ng kwarto. Gusto pa ata niya iusog ko yung araw. Ay, oo nga pala. Kasi nasisilawan si Madam sa araw. Yun lagi yung reklamo niya. Huwag ka mag-alala, marami pa naman tayong bakanting kwarto. Eto, subukan mo tong room 103, 104, 105, tsaka 109.
Check mo ha, tapos i-assist mo na lang si Madam sa gusto niyong kwarto. Bilis, dali, nag-aantay yun. Ayaw mag-antay nun. Ano pa ginagawa mo? Pinag-iintay mo si Madam. Bilisan mo lang. Pumili mo na. Lloyd! Lloyd! Huwag kalimutan. Serve with a smile. Ngiti ka. Yan! Bagay sa'yo. Buti nga sa'yo. Sarah. Tony. Anong balita kay Lloyd? Nagkaayos na ba sila ni Madam Motia? Naku, Tony, hindi nga eh. Dumaan dito kanina para lang ireklamo si Madam Motia. Yan tuloy. Hanap siya ng katapat niya. Paalala ko lang sa'yo, Sarah. Pumayag ako sa usapan natin ito para matuto si Lloyd sa kalakaran natin dito. Hindi para makapaghiganti ka sa kanya. Opo, Atty. Julius, ba't nandito ka? Kanina parang hindi kumakain si Lodi Lloyd. Kaya dinala kong pagkain. Naapi niya yata dito eh. Hala, totoo pala yung sinabi niya. Sige! Punta mo na siya sa room 108. Andun siya. Ikaw na lang, Sarah, kasi babalik pa ako Manila. Marami pa akong delivery. Ay, ganun ba? Sige, ako na. Uy, attorney, dito ka pala. Sige, babay na lang. Alam mo na, Sarah. Padala ni Julius. Si Julius, ha? Pambira talaga ito si Julius. Ano sabi ko, samgyupsal ang pinadala pandesal. Alam mo yung don't talk when your mouth is full. Ngayon ka na naman eh. Alam mo yan, part na naman ang rules ito sa resort. Hindi. Table manners and proper etiquette yon. Hindi naman masama kung susundin mo yun, di ba? Tsaka, ba't parang allergic ka sa mga rules and regulations? Tama. Warden, hindi naman siya allergic ako. Ano, masyado kami strict. Ang boring! Para naman sa resort yun. Hindi naman para sa'yo lang yun. Ang sinasabi ko lang, huwag yung masyadong gawin komplikado. Simple lang. Sige, sige. Eto na lang. Upuan natin yung rules and regulations. Kung mapapasayo yung Goodwill Resort. Deal? Deal. Oh, basta pagbuti mo yung trabaho mo, ha? Sige. Ako pa! Huwag tiwala sa akin, eh. Ay! Ulam! Siguro naman tapos na ang break mo. Baka naman pwede mo na akong samahan sa mga kwarto nang makita ko. Yun, ma'am. Madam, subukan nyo kaya muna yan. Marami pa naman kaming ibang ulam. Ay po, madam. Masasarap po ang ngayon. Ay, madam. Sarah. Ano nangyari dyan? Si madam kasi nag-request ng ibang ulam. Hindi ganyan ang ibang ulam. Alam ka lang sa akin sa kitchen, eh. Eh, ba't naman kasi kayo hindi nagsiserve ng organic at healthy dito sa menu nyo? Ah, madam. Rest assured po na lahat po ng pagkain namin healthy. Saka, madam,
Kinain niyo naman po yung mga niluto ko kanina eh. Naubos niyo pa nga yung crispy pata kaninang tanghalian eh. So ano? Kasalanan ko? Eh kung hindi mo hinatag yung crispy pata dyan, hindi ko kakainin yan. Tingnan mo ngayon, parang masama ang pakiramdam ko. Ang mabigat ang pakiramdam ko, kaya nga naghahanap ako ng healthy option. Hindi ko na ho kasi magagawa, madam, dahil sarado na ho yung palengke. Wala po ako sa kusina ng mga sahog. So, sino ba dito ang customer? Di ba ako? Hindi ba customer is always right? Lloyd. Ma'am. Tulungan mo ako rito. Oh, ba't ako nadamay dito? Ikakarating ko lang. Oo nga naman. Customer is always right. So, Cora, bigyan mo ng healthy at organic. Sir Lloyd naman, wala ho akong sahog dyan sa kusina. Saan ho naman ako hahanap ng healthy at organic ngayon? Relax ka lang. Alam mo, may nakita ko doon sa garden eh. Doon, no, maganap-hanap ka doon. Yung mga maraming damo eh. Hindi, gawin mong chop suey, pinakbet, skabetsek. Ikaw na bahala doon. Gawin mo ng paraan. Oh, ma'am. Nagawa ko ng paraan, ha? Healthy at organic. Lloyd, maaasahan ka talaga. Okay. Siyempre, ma'am. Hindi ako katulad ng ibang mga warden dyan na wala namang silbi. Pasensya na talaga, Mang Pepe, ha? Nadamay patuloy yung mga alaga mo. Huwag mo intindihin yun. Ang mahalaga, may naituloy yung mga halaman ko. Ito kasing si Lloyd, eh. Sino ba naman mag-aakala na yung dalawang magkaaway biglang magkakampi na? Yun nga, magandang nangyari sa pagsasama ng dalawa. Kahit paano, nabawasan ang bangayan dito sa resort. O Lloyd, kamusta naman si Madam? May reklamo pa ba? Ayun, knockout. Cora, ilang betsin ba nilagay mo doon? Bakit bigla nakatulog? Wala, no. Sa sobrang kabusugan niya lang yun. Siya nga pala. Sensya na kanina, ha? Kailangan ko lang talagang kampihan yung Madam Mocha na yun. Lion. Oh, Shasha, Padilla. Nakakapagod bantayan yung Madam na yun, matutulog na ako. Good night. Good night. And by the way, Lloyd, good job. Ano nangyari dun? May character development. Baka naman nagbago na siya dahil kay Madam. Naku, huwag muna tayo magpapakasiguro, no? Ay, Madam. Ay, nako. Buti naman dumating ka na, Lloyd. Alam mo, ha? Pakiayos mo yung kwarto ko. Saka naman nakakita, ha? Water heater pero malamig. Pagkatapos yung aircon ko naman, ang napakainit. Ay, nako. Ayusin mo yan. Make sure. Teka lang. Ba't ngayon ka lang? Ngayon ka lang nagising, no? Ay, hindi ho, Madam. Sa katunayan nga ho, pinagtimpla ko na kayo ng kape. Kaya ako na late. Tsaka ginawa ko yun ng sandwich, oh. Baka kasi nagugutom na kayo. In fairness, naunahan mo ko dyan. Aba, syempre, ma'am. Sinunod ko lang yung payo mo. Di ba, sabi mo sa akin, mag-aral ako gumawa ng kape. Kaya ayun, nagpatulong ako kay Cor. Tue, ano ba to? Ang tamis-tamis! Anong palagay mo sa akin? Langgam? Ha? Gano'ng karaming asukal nilagay mo rito? Oo, 100%. Ha? Anong 100%? Ginawa mong milk tea yung kape ko! Ayan na! Sira na naman ang araw ko dahil sa mga taong hindi naman man lang marunong magtimpla ng kape, ha? Naku! Anong klase? Gano'n ba talaga kahirap magtang... Ah, talaga? Akala mo hindi kita nahuli? Eh, kasi naman, ma'am, eh. Pambira naman kayo, eh. Kayo na nga pinagsisilbihan ko. Ang dami niyo pang reklamo. At pala sagot ka pa, ha? Huwag kang mag-alala, Lloyd. Makakarating to sa management. Okay, magsumuka. Talaga, ngayon sige. Na. Sige. Talaga. Sabi niyo ba doon? Nako. Oh. Ma,
paano ba naman ako makakakuha ng me-time? Iniwanan ako ng mga kapatid ko para alagaan ang mga magulang namin. Ito ko. Naiiwan ako, matandang dalaga. Yan, yan. Ito na ang simulaan ng pagyamang ko. Pero dapat lang, tama ang mga plano natin. Ibigay mo na yung bracelet ni Sara! Oh, ba't ako? O kaya nga, ba't pinagbibintangan mo si Julius? Basta alam namin. Dear Ate Chora, pabalik na ako ng aking kwarto galing sa aking napakasarap na pamiligo nang may marinig akong nakikipag-away over the telephone. Pumasok na po kayo, ma'am. Curfew na po kasi eh. Hayaan niyo magbukas na bukas din mawawala lahat ng sakit na nararamdaman niyo. Esposa! Hoy! Hoy! Hindi ako natatakot sa'yo! Dahil hindi pa pinapanganak ang taong magpapakabog! Magpapakabog ng dibdib ko! Tapos anong ginawa niya pagkatapos na? May good ang pangalan tong resort nyo, pero walang good dito. Lloyd! 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 Uy! Ikaw, mag-usap mo muna tayo, ha? Yes, ma'am. Warden Sara. Kung magaling ka, sa'yo ko itutoka ang isang guest natin. Kailangan bantayan ang bawat request niya. Sige! Pag nagawa ko yan, hindi ko na kailangan sundin yung mga utos mo. At saka, pipitig kita sa mukha! O sige! Pero pag di mo nagawa, kailangan mo sumunod sa patakaran ko at utos ko. Sasapakin kita sa mukha! Sige! Challenge accepted. Tignan natin. I-fit mo. Ilapat mo. Sino pa? E di siya. Ayoko nang siya? Sige. Ito. Bakit? Di mo kaya? Yan. Iyakang iyaka ko yan kahit nangangagat yan. Ako pa. Ito, ito. Starting today, until the rest of your stay, Lloyd here will be your personal butler. Hindi naman ako nang sa nagre-reklamo dito sa room na binigay mo sa akin. Pero yung bintanang yan, nasisilaw ako ng araw. Ang aga ko tuloy nagising. Ah, kaya ho ba masama ang gising ninyo? Kaya nga. Kung gusto mong maganda ang gising ko, gawa mo ng paraan yan. Siyempre ang ibig ko sabihin, ihanap mo ako ng ibang kwarto. Hindi mo mas madaling gawin yon? O Lloyd, kamusta naman si Madam? May reklamo pa ba? Ayun, knock out. Cora, ilang betsin ba nilagay mo doon? Bakit bigla nakatulog? Wala, no. Sa sobrang kabusugan niya lang yun. Ayan na! Sira na naman ang araw ko dahil sa mga taong hindi naman man lang marunong magtimpla ng kape, ha? Naku! Anong klase? Gano'n ba talaga kahirap magtang... Ah, talaga? Akala mo hindi kita nahuli? Eh, kasi naman, ma'am, eh. Pambira naman kayo, eh. Kayo na nga pinagsisilbihan ko. Ang dami niyo pang reklamo. At pala sagot ka pa, ha? Huwag kang mag-alala, Lloyd. Makakarating to sa management. Okay, magsumbong ka. Talaga, ngayon sige. Na. Talaga. Sabi mo ba doon? Nako! Huh.
Sagot ko na, kita na, halika na. Madam. I demand better service. Oh, Madam Motia, please calm down. Ano po ang nangyari? Attorney, hindi naman sa nagre-reklamo ko. Pero ang pangit-pangit ng servisyo nyo. Kulang na nga kayo sa amenities. Wala pang kwenta mga butlers nyo. Kalain mo, nahuli ko, nagme-make face yan nang nakatalikod ako. Is that called customer service? Madam, sorry po. Pagsasabihan na lang po namin. You better! Tayo ko na makita ang mukha niya! Lloyd, anong nangyari? Eh, paano itong madam na yan? Eh, siya na nga pinagsisilbi ako nung kape. Ang dami ba reklamo? Ikaw na nga nagsabi, di ba? The customer is always right. Eh, sumusobra na eh. Kahit na, tama naman yung sinabi mo. Well, we are in the business of service. Like I said, bisyo tayo sa mga kliyente natin. Kaya dapat ay gawin natin ito ng tama. Hindi ba pwedeng, attorney, gawin ko na lang yung inutos niya? Siyempre, hindi. Kailangan mo ipakita sa kanila na ikaw ay happy to serve. Dapat nakangiti ka lagi. Ngumiti ka nga. Ayusin mo naman yung ngiti mo, attorney, oh. Easy lang sa smile, Lloyd. Yung ngiting panalo, hindi yung ngiting natatay. Bukod dyan, kailangan mo matutunan paano punuin yung mga kailangan ng customers. Matuto ka makinig. Hindi yung sasagot ka agad. Eh, di mo na ako pala sagot, eh. Tulad yan. Nagpapaliwanag lang kasi ako sa inyo. Alam mo, kailangan mo matutunan pahabain yung pasensya mo, tulad ng pagpapahaba ng pasensya namin sa'yo. Bakit ganun ba ako kapasaway? Oo! Kaya Lloyd, tandaan mo, the customer may not always be right. Pero tulad ng customer, tao rin tayo nagsiservisyo sa kanila. Kaya dapat ay habaan pa natin ang ating pasensya at pag-iintindi sa isa't isa. Para relax lang tayong lahat.
Lodi Lord! Julius! Huwag kang bibitaw! Araw ay lilitaw! Huwakan ng aking kamay! Sabay tayong maglalakbay! Woo! Oh, Lodi Lloyd, ito na yung pinabili mong supplies tsaka yung kape ng Starbuco. Dinayo ko pa sa Maynila yan, ha? Kaso baka malamig na yan. Tagal ng biyahe. Eh, haya mo, magtitimpla na lang ako ng bago. Hmm? Sandali, ba't ka dami mong dala? Magbabakasyon ka rin ba? Ayun na nga, Lodi. Baka ito na yung huling tulong ko sa'yo. Hindi muna ako uwi sa amin, eh. Oh, bakit? Pinuntahan ako ng utang ko. Nahanap ka sa akin ni Mr. Lowly. Huh? Sabi nila, kapag hindi ka raw nila makita, ako yung sisingilin nila. Kaya magtatago muna ako sa ibang lugar. Ah, ganun ba? O siya, sige. Ingat ka na lang, ha? Ah, sige, Lodi. Ah, hindi ko nga alam kung saan ako pupunta, eh. Hindi ko nga alam kung saan ako magtatago. Wala naman akong ibang matatakbuhan. Bahala na si Batman. Malay natin, may mabuting loob dyan. Natutulong sa akin. Eh, ikaw talaga, oh. Sige na nga. Dito ka muna magpalipas. Talaga, Lodi? Oh. Ang paito talaga. You're my hero. Eh, alam mo naman na kung hindi naman dahil sa akin, hindi ka rin matadawit dito, eh. Oo nga, eh. Oh, akin na kape. Pasok mo yung gamit ko. Oh, sandali, sandali. Oh. Eh, alam mo naman masyadong mahigpit tong si Warden Sara, eh. Di ba? So, kailangan mo nang ipaalam bago tayo payagan. Oo nga eh. Pero, para sa ba ito mga supplies na ito tsaka itong kape? Eh, basta. Halika na, huwag ka na. Baka makita pa tayo dito. Halika na, doon tayo sa loob. O, sige na nga. Pasok. Ay, Madam Mocha. Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko sa'yo ayoko makita pagmumukha mo habang nandito ako sa resort na to? Madam, kaya ako pumunta dito para humingi ng sorry. Now, if you will allow me, gusto ko sana makabawi sa inyo. Ayoko. Ay, ma'am, meron akong kape para sa inyo. Star Coffee. Yung gusto ninyo. Hindi mo dinuraan yan? Ay, hindi, ma'am. Si Julius lang ho. Ay, hindi ho. Biro lang ho. Hindi ho pa marinis yan. For me? For you, ma'am. Paborito niyo yan eh. Sige na nga. Ma'am, siya nga pala. Ito palang kaibigan ko si Handyman Julius. Siya yung magiging katuwang ko sa pagserbisyo sa inyo. Teka, ano bang gagawin niyo para makabawi? Ma'am, kung gusto ninyo, i-addressin niyo sa amin yung mga problema niyo sa kwarto para may ayos natin. Okay ba yun, ma'am? Talaga ba? Malamig naman eh. Maarte lang talaga yan. Uy, makita ka ni Madam dyan. Please! Oh, yan, ma'am. Malinis yan. Wala alikabok, ha? Palong punas yan. Yung aircon, ginawa yan ni Handyman Julius. Yung cortina, sigurado ako, hindi ka na masisilaw dyan sa umaga. Ayos ko na yan. Oh, ayos. Naman, ma'am, yung kama. 1,000 red pounds.
CR. Dyan ang CR. Oh, ma'am. Sara, relax ka lang. Eh, baso lang to. Timpla ko yung nasa loob niyan. Kasi na-master ko na yung gusto ni Madam Mocha. Ang gusto lang pala niya, eh, nasa baso ng Starbucco para feeling mamahalin. Eh, bawal magdala ng pagkain galing sa labas. Baka magreklamo yung mga guests. Hayaan mo na. Eh, para ma-enjoy naman niya yung kape niya. Huwag mo na umuwiin yun. Oh, sige. Ikaw bahala. Sige. Good luck. Puntahan mo na. Hi, Madam. Ay, yung paborito niyong kape, oh. The best ka talaga, Lloyd. Alam mo yun, eh, deserve niyo naman yun, Madam, eh. Alam mo, Lloyd, gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pag-aasikaso mo sa akin. Wala yun, Ma'am. Deserve niyo naman, ho, eh. Oo naman. Deserve na deserve ko to kasi matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakapagbakasyon eh. Bakit po? Hindi naman ako sa nagre-reklamo, no? Pero, paano ba naman ako makakakuha ng me time? Iniwanan ako ng mga kapatid ko para alagaan ang mga magulang namin. Ayun na bang sila? Kanya-kanyang tinataguyod yung mga pamilya nila abroad. Ito ko, naiiwan ako, matandang dalaga. Abang inaalaga ako mga magulang namin. Eh, buti naman pala, Ma'am, nakapagbakasong kayo. Namatay kasi yung nanay ko, kamakailan lang. Naiiwan ako mag-isa. Siguro, hinanap-hanap ko lang yung pakiramdam na may taong nag-aalaga. Gaya ng pag-aalaga ko sa mga magulang namin. Alam niyo, Madam, eh, sigurado ako na proud sa inyo yung pamilya ninyo, lalo na yung magulang ninyo. Kaya, deserve nyo itong bakasyon na to eh. Eh, yun nga lang ho sana, na-appreciate niyo yung mga maliliit na bagay na ginagawa namin ng mga staff. Kasi kayo na rin ho nagsabi, di ba, na gusto niyo rin na acknowledgement. Ay, naku, Lloyd. Essential mo na ako, ah. Mukhang sa'yo ko nalabas lahat ng frustrations ko sa buhay ko. Mag-alala. Pipilitin ko naman na hindi na ako magreklamo. Tsaka, Madam, habang nandito kayo sa Goodwill Resort, eh, wala na kayo ibang magiging problema. Ayun, gusto ko rin sana humingi ng pasensya sa inyo, ha, kung naging antipatiko ako. Eh, promise, oh. Pag-uusayan ko pa at pagbubutihan ko ang serbisyo sa inyo. Salamat. Okay lang yan, Madam. Naiintindihan ko at nararamdaman ko. Naiyak tuloy ako sa inyo. Four nights. Madam, talaga bang aalis na kayo? Hello po, Madam. Ito na nga, Lloyd, di ba? Mag-check out na ako. Hindi naman sa nagre-reklamo ko, no? Pero talagang kailangan ko nang umuwi sa amin. Anyway, nakuha ko naman yung magandang bakasyon na inaasam-asam ko. Thanks to you. Ay,
Kaya nga nasabi ko sa inyo, madam. Deserve niyo yun. Oh, speaking of deserve, teka. Five stars? 25 stars? Madam Mocha, thank you po. Sana naman makatulong sa inyo tong 5 stars na binigay ko. Sana makarami kayo ng mga customers. Basta importante, galingan nyo lang sa trabaho nyo. Opo. Salamat. I have to go. Ah, sige. Hatid ko yung maleta ninyo, madam. Attorney. Bye. Oh, bye, Madam Mutia. See you in my dreams. Oh, thank you, Madam. Have a great day po. Bye, Madam. Bye. See you po. Oo na. Manalo ka na. Pep. Alam mo, Sarah, susunod pa rin naman ako sa mga rules at regulation dito sa resort. Dahil na-realize ko na hindi naman to para sa akin lang eh. Para sa mga customers at sa mga staff dito sa resort. Dahil lahat tayo deserve ng peace of mind. Kaya ikaw, huwag ka masyadong stricto. Kung may downtime, hayaan mo sila mag-communicate outside. Huwag lang nila dadalhin sa loob ng activities. Diba, Tony? Mm-hmm. Right, Sarah? Okay. Ha, Lloyd, talagang mukhang pinapakita mo talaga na talagang bagay ka sa resort, oh, diba? Kaya dahil dyan, dapat magpakape ka naman. Kung gusto niyo, Tony, kapeng bara ako pa. Oh. Dadaling ko sa inyo mamaya. Oh. Salamat, salamat. Sarah. Bakit? Wala ka bang nakakalimutan dyan? Alin? Di ba may usapan tayong pipitingin kita pag nanalo ko? Nanalo siya eh. Oo. Oh, narinig mo na, nanalo ko. Una! Una, sige na. Oops. Patingin. Dito. Ay! One, two. Ah! Aray! Ay, sakit nun na! Panalo ko! Aray! Panalo ko eh. 5 stars, oh, di ba? 5 stars? Oh, okay. 5 stars? Oh, isa pa, gusto mo. Isa lang yung sinabi mo, ah. 5 stars? Yan. Ito na ang simulaan ng pagyayaman ko. Pero dapat lang, tama ang mga plano natin. Ano-ano ba ang mga mamanahin mo dito, Lodi? Hindi, yan lahat mga nakikita mo. Lahat yan? Lahat yan. Oh, ayos ah. Ah, pati yung yang patong yan. Sa akin na sa akin yan. Pati yung bunga ng puno? Eh, hindi lang pati yung bunga, pati yung puno sa akin. Nakakalaman. Eh, pati yung nakasampay na trunks? Ah, hindi sa akin yan. Pero... butas eh. Hindi lang ngayon. Pero... mapapa sa akin din yan sa tamang panahon. Ano yan? 20. Para saan? Yung masahe ko, 20 yan, huy. Wala pa sa kalingkingan yung masahe mo, 20 ka agad. Ito, sikat ka. Ay, di, appear na lang. Appear na lang. Pero balang araw. Saan na ba yun? Sino yan? Sarah. Oh, okay ka lang ba? Ba't nandito ka pa? Alam mo yung bracelet na lagi kong suot? Oo, alam ko yun. Eh, palagi mo yung suot kahit nga sa pagligo, suot mo yun eh. Yun nga eh, nawawala kasi. Nakailang baliktad na ako ng mga gamit dito sa kwarto. Hindi ko pa rin mahanap kung nasaan eh. Alam mo, simula nang dumating yung Julius at Lloyd na yan, dito sa Goodwill, wala na talagang magandang nangyari. Grabe ka naman. Eh, hindi nga. Malakas yung kutob ko na isa sa dalawang yun yung kumuha ng bracelet mo. Di naman siguro, ate. Tsaka alam mo, masamang magbintang lalo na wala tayong ebidensya, no?
Yung mukhang yun ba ng Julius na yun, hindi pa yung ebidensya? Yung mukhang sanggano eh. Alam mo, ikaw talaga number one Marites sa buong Pilipinas, no? Ay, Day, alam mo, never pa talaga ako nagkamali sa mga kutob na ganyan, ha? Kaya paniwalaan mo ako. Uling naniwala naman kasi ako sinaktan at iniwan lang din ako. Ay, uy, tigil-tigilan mo yan, Sarah. Para kang, ano, kakakidrama mo yan, eh. Kas makatulak ka. Tsaka, padrama-drama ka, iwala ka namang boyfriend. Uy, grabe ka makapagsalita. Ex ko naman si Gungyu, ha. Gungyu ka dyan. Baka gunggong. Feeling nyo ito. Kanti lang. Yung tawa ko ba pang mayaman? Malapit na. Buruin mo naman. Julius, lahat ng mga yan. Oo nga. Napakasarap. Ibigay nyo na. Ibigay nyo na. Ha? Anong ibigay namin? Hoy, over my dad body. Hindi ako mapapasayo, Cora. Excuse me? Over my sexy body? Wala akong care sa'yo, no? Sexy? Sexy? San banda? Eh, parang may nakaharang na poste, hindi ko makita eh. Sandali ah, sandali. Nalilito ako eh. Ano ba pinapalabas ninyo? Ibigay mo na yung bracelet ni Sarah. Oh, ba't ako? O kaya nga, ba't pinagbibintangan mo si Julius? Basta alam namin. Oh, wow. Ganun lang yon. Basta alam nyo na. Asan ebidensya ninyo? Tsaka anong pakialam namin sa bracelet na nawawala? Ha? Huh? Namin? So ibig sabihin kayo? So, totoo nga. Nasa sariling mga bibig na huli ang mga isda. Eh si Julius lang naman yung pinagbibintangan ko ah. Bakit parang sobrang defensive mo? Eh malamang magkasama kaming dalawa eh. Tsaka bakit naman namin nanakawin yung bracelet na yan? Ano bang pakialam namin dyan? My hero. Hindi naman namin kayo pinagbibintangan eh. Nagtatanong lang naman kami. Yan dapat yung tanong mo sa amin. Pero kasi ang bungad mo, ibigay nyo na. Simula nang dumating kayo dito, wala nang magandang nangyari dito sa Goodwill. Kaya wala naman talagang maganda dito eh. Oh, tingnan mo yan, mukhang bulate. Wow! Ang pogi mo ha! Mukhang ang suso! Wow! Kuhol ako! Kuhol! Ay, ang haba ng uso na. Gusto natin pala. Anong kaguluhan ito? Nasaan ang good? Good morning, guys. Kinuha po nila yung bracelet ni Sarah. Hoy, fake news ka! Yun nga, Tony, kasi medyo unfair to eh. Alam ko, bago lang kami dito, pero itong dalawang to, pinagbibintangan nila kami na nagnakaw daw kami ng bracelet. Eh, napakalam naman namin dun. Alright. Sige, sige. We are going to conduct an investigation to find the real culprit of the lost purse. Ano daw? Ha? Oh, what I mean is, magkakaroon tayo ng investigasyon para malaman natin kung sino talaga ang salarin sa nawawalang bracelet. Malinis ako. Eh, wala naman tayong inalakoy dyan eh. Kaya, sigurado ako yung bulate yan. Ako bulate? Oh, tingnan mo. Eh, tanong mo, anong sabihin ng culprit? Oh, culprit. Ano yung culprit, ha? Oh, tingnan mo. Culprit yan eh. Yun naman, kaya dito mo. Sasayaw ka ba, attorney? Hindi ako sasayaw. Pero kailangan mo ikanta sa akin kung ano ang ginawa mo at nasaan ka kagabi nang mawala ang bracelet. Kumakanta ka ba? Apo. Ibig sabihin, hindi ikanta. Ikwento mo sa akin kung nasan ka kagabi at kung anong ginawa mo. Ikaw talaga, attorney. Kasi prepared pa naman ako. Sige, interrogation to. Okay. Interview. Okay, investigation. Okay. Ito na nga, attorney. So, nung gabing yun, late na ako nakabalik sa kwarto ko. Kasi, dear Ate Chora, mahal mo ko. Pabalik na ako ng aking kwarto galing sa aking napakasarap na pamilyo nang may marinig akong nakikipag-away over the telephone. Pero ikaw yung mahal ko. Akala ko mahal mo ako.
Mahal kita, pero kailangan na nating maghiwalay. Pero ikaw ang kailangan ko! Anong karapatan mong hingin ng isang bagay na ipinagdamot mong ibigay? Tapos siyempre, hindi ko naman siya pwede i-comfort kasi baka pag ginawa ko yun, isipin niya nakikinig ako sa usapan nila, hindi ba? So ayun, sinabi ko na lang sa kanya na... Pumasok na po kayo, ma'am. Curfew na po kasi eh. Hayaan niyo, ma'am, bukas na bukas din mawawala lahat ng sakit na nararamdaman niyo. Chismosa! Ano kaya sa tingin mo yung sinabi ng kausap niya, no? Hindi ka ba nakinig doon sa kwento, attorney? Ay, tigilan mo nga ako, Cora. Lahat ng linyang ginamit mo, galing sa pelikula yan. Linya ng pelikula yan. Ay! Chismis lang yan! Ay! Hindi, attorney. Lahat yun nangyari talaga kagabi. And that is history. And history is not chismis. Nasaan ka? Anong ginagawa mo kagabi nung mangyari ang krimen? Sige po. Sasabihin ko po ang lahat. Umpisa po sa simula. Sa simula? Opo. Madilim ang gabi. Nakakatakot. Dahan-dahan po akong pumunta sa kusina dahil meron akong narinig na kumakaluskus. Iniisip ko tuloy, baka may nakapasok na magnanakaw sa kusina. Nang biglang may narinig akong sumigaw. Ang sabi niya, "Lumabas ka dyan, Pepe! Kung hindi, pasasabungin ko ang bumo mo!" Natakot po ako! Natakot po ako! Pero hindi ko po pinahalata. Dahil ayokong isipin niya na natatakot ako sa kanya. Huwag mong pahalata. Kinuha ko po yung pamalo sa tabi ko. At sumigaw po ako. Anong ginawa niya pagkatapos? Yeah! Mang Pepe, ano yung ginagawa niyo? Meron kasing daga. Nakatakas. Ulihin ko sana. Ano ba yung pinanood mo? Ah, ito. Lumang action na pelikula. Baka gusto mo manood, Mang Pepe. Okay ito. Huh? Eh, yun po. Nalaman ko, wala naman palang magnanakaw dun sa kusina. Well, pasensya na kayo, Ma'am Pepe, at pati kayo na-interrogate ko pa. At alam niyo naman dito, pantay-pantay tayo lahat. Ay, sana naiintindihan niyo. Eh, huwag mo kayong mag-alala, attorney. Naiintindihan ko, ganyan naman po talaga ang justice system, eh. Oh. Ay, paano? Eh, balik na muna ako sa ginagawa ko. Oh, siya. Sige po. Siya. Dito. Sige po. Ang tanong, nagsasabi kaya ng totoo itong si Mang Pepe? Julius, halika. Pasok ka muna. Sige po. Makapo ka muna. Baka gusto mo muna yung magkape. Kape? Meron lang akong itatanong sa'yo. Konti lang naman. Tanong? Ano po? Kung open-minded. Ay, attorney, wala po akong pera. Ha? Eh, hindi naman kita hihingi ng pera. Ay, akala ko usapang downline eh, yung mga power. Ay, hindi. Gusto ko lang malaman kung ano ang ginawa mo at nasaan kagabi nung mangyari ang krimen. Akala ko kasi, may pakapika kasi, attorney. Pero, kung kagabi po, ganito po kasi yun, attorney. Aha. Nag-iikot-ikot po ako sa Goodwill kasi ngayon lang po ako nakapasok sa ganitong lugar. Sobrang namamangha po ako. Narito ako sa kakaibang lugar kung saan
namamahay ang iba't ibang uri ng species sa lugar na ito. Makikita natin ng isang hayop makinig sa ginagawa ng mga ito. Meron itong 10 beses na pandinig kaysa sa ordinaryong tao. At hindi pa man uso ang GM, pero kaya nitong iparating ang chismis sa iba't ibang lugar. Ito ang tinatawag nating Maritesus Madaminesis Chicanesis. Ito namang species na ito ay mula sa pamilya ng Marquinesis. Dahil ito ay tahimik lang, pero matinik. Dahan-dahan itong gumalaw, and it doesn't make a sound. Mala-action star ang galaw nito. Ngunit, at the end, hindi nito mahuhuli ang kanyang prey. Dahil bulag ito sa dilim. Ito ay tinatawag nating Tyrannosaurus sadilimus. At yun na nga, attorney. Pagkatapos nun, pumasok na po ako sa kwarto kasi tapos na po yung mission ko. Sigurado ka bang yun lang ang ginawa at nakita mo, Julius? Actually, attorney, nakita rin kita eh. Ha? Anong nakita mo? Andali, Julius. Ano ang scientific name ko? Nakakahiya, attorney. Huwag na. Okay lang yan. Ano yun? Nagsosoloistos! Makakaalis ka na. Sige, thank you, Julius. Mauna na po ako, attorney. Okay. Okay. Yeah. Julius, kung ano man yung nakita mo, atin-atin lang yun, ha? Mark my words, attorney. Si Julius, tahimik lang. Sige po, attorney. Mauna na po ako. Okay. Eh, ito talaga, oh. Wala kang tiwala sa akin, eh. Tsaka ba't ko naman nanakawin yung bracelet na yon? Hindi man ako magnanakaw. Attorney, ikaw nagpapunta sa akin dito sa resort porkit ba't bago kami dito, tingin mo sa amin magnanakaw. Nakakasama ka ng loob, eh. Oh. Saan nakikita ko kay Lloyd? Parang ayaw niya pinag-uusapan si Mama Mars. Pero nararamdaman ko sa loob niya na nami-miss niya rin ang nanay niya. Nga po, attorney. Tagal nila hindi nagkita dahil sa paglalayas niya. Tapos pagbalik niya ngayon, wala na si Mama Mars. Kung meron man mukhang guilty dito, hindi kami yun. Simula nung dumating kami dito, dumami kaya yung guest niyo. Huh? Ang kapal! Di na nahiya! Mas makapal yung kalyo mo sa mukha. Ano? Sabi kong kapal yung pader. Ayan, oh. Alam ko mga bago lang sila dito. Pero dapat tinatrato natin sila kung paano tayo trinato ni Mama Mars noon. Tinanggap niya tayo nang hindi niya tayo hinuhusgahan. Ganon din dapat kayo sa kanila. Opo po, Tay. Uy, huwag kang makatatay-tatay sa akin. Hindi... Oh, sige na, sige na. At saka hindi talaga ako naniniwalang 859,000 yung bracelet na yun. Kasi kung ako may ganun, edi binihinta ko na yun, di ba? Uy, okay ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan eh. Julius. Ako yata nakakuha ng bracelet ni Sari. Ha? Ano?
Pahingi ako. Pahingi ako. Okay to. Okay. Ako din yung yelo. Buwati kita. Buwati kita, Mang Pepe. Pahingi naman yan, oh. Sino ka ulit? Eugene. May guest tayo na. Hindi ko alam. Parang kahinahinala. Yung green, ha? Aba, namili pa. Pingi ako ng green? Teka. Sino to? Ayon sa Goodwill 2022 Constitution, ang gummy bears ay hindi pwedeng kainin ng walang tubig. Attorney! Ito. Masarap talaga ang gummy bears. Lalo na kung ito ay i-share ninyo sa mga kasama ninyo sa Goodwill. Si Attorney! Pwede! Ito. Attorney. Attorney. Attorney din. Shee! Man, Julius, no? Kailan pa naging konyo si Attorney? No, bakit? Malay mo naman, di ba? Walay. Pwede bang makahingi uli? Oh, sige. Yung pula. Mas malakas yan, eh. Yung pula, mas malakas. Parang gusto ko rin ng pula. Gusto niyo pula, yung pula, pula, pula. Pula, pula. Masarap kaya yun. Ito naman. Nagiginig na ako. Ang hyper mo, ah. Ay, di tayo. Ano meron dito? Gummy bears lang po. Uy! Gummy bears! May hi? Sige ho. Sheesh! Sheesh! Pepe yung nagsisheesh! Sheesh! Pawis na pawis na ako! Tama ba yung number niya? Opo, attorney. Yun po yung... Hello po, madam. I demand better service. Madam Motia, please calm down. Ano po ang nangyari? Attorney, hindi naman sa nagre-reklamo ko. Mm-hmm. Pero ang pangit-pangit ng servisyo nyo! Kulang na nga kayo sa amenities. Wala pang kwenta mga butlers nyo! Kalain mo, nahuli ko, nagme-make face yan! Nang nakatalikod ako? Is that called customer service? Diba sinabi ko sa'yo, ayoko makita ang pagmumukha mo habang nandito ako sa resort na to? Madam, kaya ako pumunta dito para humingi ng sorry. Now, if you will allow me, gusto ko sana makabawi sa inyo. Ayoko. Habang nandito kayo sa Goodwill Resort, eh wala na kayo ibang magiging problema. Gusto ko rin sana humingi ng pasensya sa inyo, ha, kung naging... antipatiko ako. Promise ko, pag-uusayan ko pa at pagbubutihan ko ang serbisyo sa inyo. Di ba may usapan tayong pipitikin kita pag nanalo ko? Nanalo siya eh. Oo. Oh, narinig mo na, nanalo ko. O na? Oops, oh, arap, jap. What? Two? Aray! Ano na? Panalo ko! Ibigay mo na yung bracelet ni Sarah! Oh, ba't ako? O kaya nga, ba't pinagbibintangan mo si Julius? Basta alam namin. Oh, wow! Ganun lang yon. Basta alam nyo na. Asan ebidensya ninyo? Tsaka anong pakialam namin sa bracelet na nawawala? Tanong? Ano po? Kung open-minded. Ay, attorney, wala po akong pera. Ha? Eh, hindi naman kita hihingi ng pera. Ay, akala ko usapang downline eh, yung mga power. Ay, hindi. Gusto ko lang malaman kung ano ang ginawa mo at nasaan ka kabe nung mangyari ang krimen.
Tony, pumunta ako dito sa Goodwill Resort para kunin yung mana ko. Mm-hmm. Pero kung ayaw mo ibigay yung mana ko, okay lang din naman eh. Pero ayoko lang, ipagbibintangan mo ako na magnanakaw at ninakaw ko yung bracelet. Doon ka nakakasama ng loob eh. Wala akong sinasabi na ikaw ang nagnakaw ng bracelet, Lloyd. Lahat ng tao, dito ko nakikita mo, ini-interrogate ko para malaman natin ang katotohanan. Yan ang due process ng ating justice system, Lloyd. Due process? Pero lahat kami suspect. Ba't ikaw hindi? Meron akong alibi at alam ni Julius yun. Huwag mo nang itanong. So whatever. Alam mo, Atty. Ganito na lang. Nakakapagod na eh. Ano bang dapat kong gawin para matapos na to? Kailangan mong sabihin sa akin ang full detail. Ang buong storya kung nasan ka at kung anong ginawa mo kagabi nang mangyari ang pagkawala ng bracelet. Yun lang pala eh. Alam mo, hindi naman na bago sa akin yung magkaroon ng center of attention kasi sanay naman ako doon, attorney. So papunta ako doon sa poolside, dala ko yung gitara ko para mag-unwind. Teka, paano ka nagkaroon ng sandamakmak na pagkain? Eh, si Mang Pepe, binigay niya sa akin. Sabi niya, huwag daw papagutom. Are you ready, Manila? Anong nangyari pagkatapos mo mag-dive sa pool? Yung part na yun na hindi ko na ito masyadong maalala kasi alam ko, bumalik na ako sa kwarto ko nun. Tony. Sigurado ka bang wala ka ng ibang naalala na nangyari maliban doon? Ito talaga, oh. Wala kang tiwala sa akin, eh.
Tsaka ba't ko naman nanakawin yung bracelet na yon? Hindi man ako magnanakaw. Attorney, ikaw nagpapunta sa akin dito sa resort, porket ba't bago kami dito, tingin mo sa amin magnanakaw? Nakakasama ka ng loob eh. Hoy Sara, di ako nagnakaw ng bracelet mo ha. Tandaan mo yan. Lim. Nangyari doon, attorney. Napaka-defensive naman nun. Eh, nabanggit ko kasi tungkol kay Mama Mars. Ah, ganun po ba? Oh. Saan nakikita ko kay Lloyd? Parang ayaw niya pinag-uusapan si Mama Mars. Pero nararamdaman ko sa loob niya na namin-miss niya rin ang nanay niya. Nga po, attorney. Tagal nila hindi nagkita dahil sa paglalayas niya. Tapos pagbalik niya ngayon, wala na si Mama Mars. Teka nga, attorney. Ba't ba ako kasama sa interview? Eh, di ba ako yung nawala na bracelet? Ah, kaya nga kita i-interviewin. Dahil kailangan natin malaman kung anong ginawa mo at nasan ka nung gabing na-misplace mo ang bracelet mo. Dahil hindi pa tayo nakakasiguro na merong nagnakaw ng bracelet mo. Baka naman na naitabi mo lang nang hindi mo naaalala. Kaya kailangan natin alamin ang bawat detalye ng lahat ng pangyayari. Ha? Ganun po ba? O sige, attorney. Kagabi po kasi, nasa dining area po kasi ako. Kasama ko si tatay. Inaantay ko siya matapos magsara sa kusina. Gusto yun. Manood lang ako ng K-drama sa cellphone ko. Eh, dahil nainip po ako, kaya naglakad-lakad na lang din ako sa labas. Huwag kang bibitaw, araw ay lilitaw. Huwag ka na aking kamay, sabay tayong maglalakbay. Hindi kita iiwan, hanang nasa... Hero, akong young superhero. Tapos yun, nakita ko si Lloyd. One day, kumakanta na parang ewan. Wala naman sa tono. Tayo, matagal pa po ba kayo? Tatay naman eh. Kanina pa po ako yung nag-aantay sa labas. May iba na pala kayong ginagawa dito eh. Nak, ba't ka namumula? Ah? May sakit ka ba? Eh, hindi po, tay. Wala po akong lagnat. Sige na nga. Iwan ko na nga po kayo. Tapos sa'yo, attorney, bumalik na rin ako sa kwarto. Tapos nakasalubong kulit si Lloyd. Thank you.
Kung nakasalubong mo si Lloyd, eh bakit pinaghihinalaan mo pa siya? Hindi kaya meron kang gusto kay Lloyd kaya mo siya pinagbibintangan? Ako? Attorney naman ni. Tsaka, napagbintangan ko lang naman siya dahil kay Ate Cora, palay sul-sul sa akin. Bakit namumula ka? Di, oh. May naiglad ka ba? Di, ano lang talaga ako. Ano ka ba, attorney? Mistisa lang ako, mistisa. Sige na, attorney. O, dumi. Nako, Sarah. Di ko maintindihan yan si attorney kung bakit natatagalan siya sa pag-iimbestiga. E kitang-kita naman talaga kung sino yung may itsura na mukhang guilty. Kung meron man mukhang guilty dito, hindi kami yun. Simula nung dumating kami dito, dumami kaya yung guest nyo. Huh? Ang kapal. Di na nahiya. Mas makapal yung kalyo mo sa mukha. Ano? Sabi kong kapal yung pader. Ayan, oh. Magsitigin mo na kayo. Kapal ng balat mo. Salamat. I have a very important announcement. Hindi naging madali sa akin ang aking investigasyon. Dahil lahat kayo ay may mga magagandang alibay. Ngunit naniniwala pa rin ako na isa sa inyo ay nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng totoo. Kahit bigyan niyo pa ako ng konting oras para pag-aralan ko ng gusto kung sino talaga ang salarin ng nawawalang bracelet ni Sarah. Sabi ko na nga ba, amoy sinungaling dito? Sandali lang, ah. Eh, kanina pa kayo nagpaparinig sa amin, eh. Magkano ba yung bracelet na yan? Bibiling ko na lang para tigilan niyo kami. Hindi mahalaga kung magkano. May sentimental value sa akin yung bracelet na yon. Magkano nga? 859. 859 lang pala, di bibiling ko na. $1,000. Kaya mo? Eh, hindi nga kami nagnakaw. Hintayin na lang natin si Atty. Kung sino talaga yung totoo nagnakaw. Pag kami ba nakakita niyan, may reward kami. Mahalaga sa akin yung bracelet na yun, eh. Yun na lang ang meron ako simula nang mawala yung nanay ko. Tapos ine-expect mo na pagkatiwalaan ka namin? Bumalik ka nga lang, di ba, para sa mana mo? Sabi ni Mama Mars, mabait ka daw eh. Matulungin. Honest. Pero hindi naman pala. Kumilalaban. Tama siya. Alam niyo, dapat hindi tayo dito naghahanap sa kwarto mo eh. Dapat doon tayo naghahanap sa kwarto ng dalawang mokong na yun. Oy, oy. Cora, ha? Ikaw habang tumatagal, mas nagiging magas pang yung ugali mo. Tigil-tigilan mo na yung pagiging marites mo, lalong gumugulo yung sitwasyon dahil sa pagmamarites mo eh. Kayo, ha? Mag-sorry kayo dun sa dalawa na yun. Alam ko mga bago lang sila dito. Pero dapat, tinatrato natin sila kung paano tayo trinato ni Mama Mars noon. Tinanggap niya tayo nang hindi niya tayo hinuhusgahan. Ganon din dapat kayo sa kanila. Opo, Tay. Uy, huwag kang makatatay-tatay sa akin. Hindi... O, sige na, sige na. Alam ko na yan. Kung saan pupunta yan. Oo na, Mang Pepe. Alam mo naman nating hindi mukha-mukha yan si Sarah. O, tingnan mo yung itsura. O, sige na. Titingin ako doon sa lobby. Baka nahulog mo doon yung bracelet mo. Ha? Apo, Tay. Ay, naku.
Sige na. Ano ba yan? Nakakamanga 10 times na hanap na ako dito. Wala naman talaga. Hey, paano kasi hindi naman kasi ganyan yung paghahanap, pati Cora? Ganyan ka na. Tingnan mo kasi. Ano, siyempre makakapa ko naman to kung may bracelet ko. Alam mo, Lodi, hindi ko talaga alam kung bakit tayo yung pinagbibintangan nila dito eh. At saka hindi talaga ako naniniwalang 859,000 yung bracelet na yun. Kasi kung ako may ganun, hindi binenta ko na yun, di ba? Uy! Uy! Okay ka lang ba? Ano na ka pala katulala dyan eh? Julius. Hmm. Ako yata nakakuha ng bracelet ni Sara eh. Ha? Ano? Kumiingay, baka marinig tayo. Paano nangyari yun? Eh, masyadong maalala eh. Basta naalala ko lang, nag-dive ako dun sa pool. Pag-dive ko, may nakita akong bubulukin na bracelet. Kinuha akong ganun. Tapos pag-ahon ko, itinapon ko. Ba't mo naman tinapon? 859,000 yun. Niwala ka naman kay Sara na 859,000 yun. Eh, ang jolos nga nung itsura eh. Kaya nga itinapon ko kasi hindi bagay sa akin. Alam mo, lodi kita eh. Kaso minsan, di ko alam kung ba tayo magkaibigan. Minsan, sobrang onabs ka rin eh. Eh, paano na ngayon yan? Hindi nga hanapin natin. Eh, paano kung di mo makita? Ah, ganun. Ako lang maghanap mag-isa. Eh, di tayo. O paano kung di natin makita? Eh, maaharap natin yan. Sige, ikaw rin. Pag napasa akin to, wala kang makukuha sa akin. Ayun, doon tayo mag-start, oh. Oh, ayun, oh. Di ba malapit sa pool? Doon ko nga na iba to, eh. Ayun, nandiyan lang yan sa mga damuhan. Oh, halubugin lang natin yan. Oh, basta yung mana. Pangit kasi na yun. Oh, yung beta. Ay, iba talaga yung kutob ko sa dalawang yan, eh. Bah, biruin mo. Simula na dumating sila dito, bah, bigla na lang may nawala. Eh, wala namang mga ganong insidente dati, di ba? Sobrang peaceful kaya natin. Ay, nako. Ikaw, Cora. Alam mo, dapat tigil-tigilan mo na yung pagsasabi ng masama tungkol kay Lloyd. Hindi mo pa naman gaanong kilala yung tao. Kung makahuska ka, akala mo ang masama na nilang tao. Hindi mo ba alam yung kasabihan? Don't judge a book over and over. Mali naman yung tinuturo mo, Tay. Dapat don't judge the book by its cover. Tsaka, Ti Cora, tama si tatay. Masyado na yung pagiging judgmental mo kina Lloyd, ah. Sorry. Ano ka mo? Sabi ko sorry. Ano? Sabi ko sorry. Kung magpa-bebe to, mukha kang bebe damulag. Hoy, bebe damulag, balik ka na sa kusina para matapos na itong ginagawa mo dito. At ikaw naman, Sara, sumama ka sa akin sa lobby. Baka may mga bisita na tayo doon. Walang maharap sa kanila. Sige po, Tay. Prepare pa ako. Tara. Yeah. Tara, ating mga manok, ilabas na rin natin. Oh, Julius! Saan ang galit parang nahabol ka ng aso? Teka, grabe. Huh? Sandali ah. Relax ka lang. Okay, ano yun? Sinubukan ko kasi magpaka-ninja para hindi ako makita. Kaso ang hirap pala pag naka-floral polo ka eh. Eh malamang, maski yung tambay dun sa kanto, makikita yung suot mo eh. Eh, ba't ka ba nagpaka-ninja? Ganito nga kasi, tinatry kong tingnan kung tama yung kutob natin, kaya pumunta ako kala Sara. Ano ba narinig mo? Tama nga tayo. Narinig ko yung si Cora sinusulsulan si Sara. At nalaman ko si Cora, alam niya, nabahala ko natin! Huwag ka maingay, baka may makarinig sa atin. Eh, ano ang plano natin ngayon? Dapat, makuha natin yung loob ng mga taga-resort. At saka dapat, tayo rin makakuha yung preset ni Sara. Para mawala yung issue na gusto natin ibenta yung resort. Eh, paano natin sisimulan yun? No, Mang Pepe!
sanang malaman kung sino ang salarin sa nawawalang bracelet ni Sarah. Eh, talaga po, attorney? Sino po? Wala naman, Pepe. Kailangan ko na mag-research ulit. Eh, pambihira naman, attorney. Pinaprank niyo ako. Sabi niyo, malapit yun ang malaman kung sino ang salarin. Yarn. Yarn ang magsasabi sa atin kung sino ang salarin sa nawawalang bracelet. Uy, attorney ha? Nagiging judgmental kayo. Hindi ko po ginulo. Sa katunayan po, inayos ko nga eh, tinanggal ko yung mga pagkakabuhol-buhol ng mga yarn. Yung buhol-buhol na mga yarn? Yan ang aking investigasyon, Ma'am Pepe. Ha? Pero di bale, okay lang yan. Para matapos na ito, at mapanatag niya ang kalooban ng bawat isa sa atin, ako na ngayon ang mag-iimbestiga mismo ng kasong ito. Investigator Yarn? Gusto ko yung balat mong yarn, Ma'am Pepe. And because of that, ikaw na ngayon ang gagawin kong investigator assistant para makabawi ka sa akin. Gusto ko yarn. Yarn? Kagagawan mo yarn? Chicken po. Ikaw bala, ikaw bala. Yung dalawang basta alam mo yung pagkakaroon natin. Sarah, pakita mo na ba yung bracelet mo? Wala. Ito naman, oh. Sungit mo naman. Eh, pumunta nga kami dito para makipag-team up sa inyo para mahanap yung nawawala mong bracelet. Eh, ano naman sa inyo kung mahanap ko yung bracelet ko? Oo nga. Ano na namang motibo nyo para tulungan si Sarah na hanapin yung bracelet, Aber? No, Deloitte, pigilin mo ako. Wala talagang magandang lumalabas sa bibig ng babae ito. Relax ka lang, Julius. Ano natin kung ano dyan. Eh, alam ha. Wala naman kami masamang motibo. Pumunta kami dito para makatulong sa resort. Tsaka nakakapagod na kasi yung away tayo ng away. Nakaka-eyebags na ako. Oo nga. Ang hirap mag-bit-bit ng maleta sa mata. Oh, nakakapangit. Oo. Okay naman. Hoy! Tumigil ka. Kahit di ka stress, pangit ka. Ang pangit mo. Nabilay sinabi yan akong pangit. Alam niyo, kayong dalawa, tigilan niyo na nga yung asara ninyo. Hindi niyo ba alam? Diyan nagsimula yung love story ng lolo at lola ko. Ew! Yuck! Oo nga, Ate Cora. Ito po naman talaga yun eh. Baka kayo pa magkatuluyan ito ni Julius ha, dahil sa asara niyong dalawa. Oh, yan. Kita mo? Nagkasundo rin tayo sa isang bagay, kaya pumayag ka na mag-team up tayong grupo para mahanap na nawawala mong bracelet. Ano, Ate Cora? Payag ka na. Para matapos na din ito, mahanap ko na yung bracelet ko. Tsaka magkaroon ako ng peace of mind. Masyado na kasi naka-apekto sa trabaho natin eh. Sige na. Sige na nga. O basta para sa'yo yan, ha? Alam mo namang di pa rin ako kumbinsido dyan sa dalawang yan. Okay na? Oh, game! Game. Payag ka na. Oo, okay na ako. Oh, so deal. Para lang mahanap deal. Agad yung bracelet ko, ha? Deal. Yung kanin. Sabi ka dyan, tatakpang. Kasi, Sarah, meron kasi akong plano. Tsaka meron akong idea kung sino yung kumuha nung nawawala mong bracelet. Ha? Sino? Basta sasabihin ko sa inyo, ang kailangan natin gawin, sundan at imbisigahan itong taong to. Tiwala ka lang sa akin, Sarah. Parang may naamoy ang kakaiba. Ito yung kakaiba, adobo. Amoy adobo. Hindi ko pa pala nahalapan ito. Sisensya ka na. Dito. Sinusundan. Hinaharap namin.
akin yung bracelet. Teka, bakit ba tayo nagpupulungan? Hindi ko rin alam. At dahil iisa lang naman ang goal natin, magtulungan na lang tayo. Pero bago yun, ibalik niyo muna yung mga hawak niyo kung saan niyo nakuha. Ha? One, two, three. Dito. Sarah, may sasabihin ako ha, pero huwag ka magugulat. Bakit? Ano yun, Ate Cora? Narinig ko kasi sina Julius tsaka si Lloyd. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagbenta nitong resort. Alam mo, Ate Cora, gusto ko sana maniwala sa'yo, pero baka na-misheard mo lang, di ba? Mas maniniwala ako kung kay Lloyd mismo marinig na gusto niya ibenta tong resort na to. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Paminsan, sa sobrang bait mo, hindi mo napapansin na naaabuso ka na. Nako, Ate, tsaka... Alam mo, di natin alam, baka may reason naman siya. Baka yun yung way niya para magluksa sa pagkawala ni Mama Mars, di ba? Okay, sige. Sabi mo eh. Tsaka alam mo, mas mabuti pa siguro, hayaan natin si Lloyd magkwento. Okay, sige. Sabi mo eh. Sige, natulungan mo na ako maghanap. Diyan ba sa ilalim? Sinubukan mo na. Oh, bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Baka po kasi pagalitan niyo po ako. Hindi naman kita papagalitan kagad, anak. Siyempre, itatanong muna ni Mama sa'yo kung bakit mo kinuha ang wallet ko, di ba? Gusto ko na naman po kasi kumuha ng pera para ibigay kay Sarah. Para po masundan niya ang mama niya. Sa may dulo. Tara, sundan natin. Sige, Lutz. Kaya mo na yan. Ikaw na yan. Hindi. Samahan mo ko. Ay, sakit ng paa mo. Takot ka ba? Naduduwag ka ba? Ako? Oh. Takot? Oh. Ako? Takot? Oo. Oh. Oo, bakit? Alig ka na. Samahan mo na ako. Puntahan na natin. Alig ka na. Hala. Sabi sa'yo, wala tayong makikita dito eh. Nararamdaman niya yung pwersa ko, kaya biglang nawala. Uy! Hoy, Lods! Huwag mo ko iiwan dito! Oh, anong nangyari sa pagsunod niyo kay Sir Eugene? Ayun. Nawala na parang bula. Paano na yan ngayon? Eh baka naman kasi mamaya kayo naman talaga yung kumuha. Tapos gusto niyo lang isisi sa iba. Hey! He is not a liar. And do not judge a bro by its cover. Kanina ka pa. Huwag na nga kayo mag-away. Hindi naman nakakatulong yan eh. Lloyd, may plano ba? Eh, but hindi na lang natin puntahan yung kwarto niya. Total naman may susi kayo.
Hindi pwede yun. Against yun sa rules and regulations dito sa resort. Tsaka pag may nawala doon, tayo sisisihin doon. Oo nga. Makakati pa naman yung mga kamay niyo. Alam mo, itong makating kamay na to, dadapo to sa mukha mo eh. Can I hear it? Ano? Uy, Miss Sarah. Saan mo tinago yung bracelet ni Sarah? Hmm? Bracelet? Pinagbibintangan niyo ba ako? What do you think of me, a thief? Well, for what it's worth, Ma'am Pepe, mabuti kayong ama. At nakita naman namin lahat kung paano niyo pinalaking mabuting bata si Sarah. At hindi niya kayo iiwan kahit kailan. Paho. Dami. Ay, ayun nga. Ay. Paano yan, Lodi? Comment of truth ka. Oh, Julius. Maraming salamat, ha. Alam ko naman, magsasacrifice ka para sa akin, eh. Bakit ako? Eh, syempre, di ba, mag-best friend tayo? Ah, sila naman ako humihinang pabor sa'yo. Best friend. Sige na, kaya mo na yan. Wow. First time mo ako tinawag na best friend, ha. Sa mga ganitong oras talaga, nagiging best friend mo ako, eh. Hindi na. Wait. Ay, tara! Ayan, At last! Nung nakita niya na kinuha ko dito sa sukaan, ayun, nasuka rin. Kinuha mo yun? Ako ba, syempre naman. Basta para sa'yo, Sarah. Kahit inublog ko pa itong buong kamay ko dyan sa sukaan, gagawin ko basta para sa'yo, basta makatulong. O, ito, kulin mo na. Nagagalit ka ba sa akin dahil iniwan tayo ni nanay? Tayo naman eh. Hindi po tayo. Tsaka, alam ko naman po hindi niyo kasalanan yun eh. Alam mo, anak, nasa hustong edad ka na. Pwede ka na magdesisyon kung hahanapin mo ba yung nanay mo o hindi. Alam niyo tayo. Oo. Namimiss ko si nanay. Minsan. Pero, alam ko naman po kasi na desisyon yung umalis at iwan tayo eh.